Yan, magandang gabi. Salamat, Coach Mike, no, sa napakagandang introduction. And yan po, no, first day of our work week dito po sa GC. Actually, hindi pala work week, fun week, no? Since nag-i-enjoy po kami doing this business po, no? So, una po sa lahat, magandang gabi, no? Sa lahat po ng ating mga participants and mga coaches po, no? Na narito and patuloy pong sumusubaybay at tumututok po dito sa ating business presentation. So, yan po, magandang buhay kay Ma'am Evelyn, no? Yan, nasa Dubai po si Ma'am Nena. Welcome back, Ma'am Nena. Coach Arlene, yung mga guest po natin, no? Si Ernaline Manipon, kay Coach Frank, nandyan po siya. Coach, okay ba yung audio ko o medyo nagpuputol? Hindi naman. Loud and clear, Coach. So, yan po. So, sa lahat ng mga coaches, si Migs nandyan, Sir Willie, so Sir Benix dun sa ating Pampanga group. Sila Ma'am Grace Eusebio. And siyempre, welcome ko yung pinakabago dun sa aking team. No? Nandiyan po si Lian Alejandro Blas at saka yung kanyang asawa si Bren. So maraming salamat sa pagsali, no? Dun sa business natin. Eh, alam ko naman po ito po yung makakatulong sa atin. So sa lahat po ng mga bago, no, ito po yung great way to start your business po, no? So aralin lang natin tong ating negosyo sa pamamagitan po ng pag-attend po ng mga ganitong business presentation. Okay, so again, magandang gabi po sa lahat. And yan po, no, tonight po yung presentation po natin, ito po yung papaliwanag po natin yung negosyo natin, yung in and outs ng ating business, para po mas lalo po nating maintindihan. And sa mga bago po, no, sa mga na-invite po, again, maraming salamat po sa inyo sa pagpapaunlak po doon sa inyong mga sponsor po, no. Salamat po at pinagbigyan niyo po, kasi po una-una po sa lahat, no, alam naman po natin we value your time, and I'll make it a point po, no, na hindi ko po yan sasayangin yung pagbibigay niyo po ng oras dito sa ating presentation. Okay? Kung ready na po kayo, no, start ko na po yung aking presentation. Share ko lang po yung aking screen. Ayan. All right. So again, magandang gabi po sa lahat. And tonight presentation po is about our online franchise business. No, so yan po. Kung kayo po ay na-invite dito para sa pang-participants po natin because of TokTok, no, so matutuwa po kayo. Kasi po, no, ina-advance ko na po yung feature ng ating negosyo, kasi po hindi lang po ito isang negosyo. Hindi lang po ito about TokTok, but more likely po ito po ay 12 konsepto po, no, na magagawa po natin sa pamamagitan lang po ng pag-join dito sa business. At yun nga po, ang good news po sa inyo ay napakamura lang po ng ating investment po dito sa ating negosyo po, no. So yan po, no, so pakilala lang po ulit, ako po si Marcelino Cristobal. So I'm an online business franchisee po in a business or TokTok operator, but just a disclaimer po, no. Kami po ng mga narito ay mga coaches po na nagtuturo po doon sa kanilang mga business partners po. Kami ay po ay hindi mga empleyado po, no, ng TokTok or any other corporation po, no, na nandito po sa ating konsepto, no. So just like you po, yung mga participants po na natin, no, ako po ay naimbitahan lang din po, no. So 1 year ago na po, October po kasi ako sumali dito sa ating business, no. So trinay ko lang pong pakinggan itong ating negosyo po, no, sa invitation po ni Coach Mike, kasi nga po kami po ay magkasama before sa Maybank, no. Ako po ay nasa Maybank, no. So inimbitahan niyo po ako at ako po ay nakinig, and right away po I fall in love with the business, and po the rest is history na nga po. Okay, so ako po ay former banker, no. So more than half of my life po, no, na-devote ko po sa banking industry. So ako po yung nag-serve sa Allied Bank for 13 years as a branch operation officer. And yan po, nag-move naman po ako sa Metro Bank for more than 6 years, kung saan ko po nakasama yung aking pinakabagong member po, no, si Lian Alejandro. Pero wala po siya dito, eh. Wala po siya dito sa aking picture. Pero yung isa po dun sa aking member na kasasali lang din po, si Atina Dalupang po, siya po yung katabi ko dito, no. So member na rin po natin siya ngayon, and yan po, ginagawa na rin po yung ating negosyo. Okay? So after Metro Bank po, doon po ako lumipat sa Maybank as a service head po for more than 3 years,
wherein nga diyan po kami nagkasama ni Coach Mike. Siya po ay nasa head office as a senior officer po yan ng ano ng loans department. Ako naman po service head sa Ortigas branch. Okay? And while I'm in Maybank po, no, ako po ay naimbitahan sa China Bank, no. Ako po ay sabi nga po nila na pirata po, na pirate po, no. As a branch head po, no, from 2016 up to March of this year po, 2021. So more than 4 years din po ako dito sa China Bank as a branch head po, no, sa Pasig area branch, no. So yan po. No, ako po ay nag-join dito October of 2020, no. Ginagawa ko lang po ito part-time. So although part-time ako, masasabi ko po, no, yung attitude ko more than full-time pa kasi po ginagawa po itong negosyo na to online and offline, no. So online kasi po yung negosyo natin more on promoting our business through our social media account, but offline, no, kasi po ginagawa po namin to ni Coach Mike, no, despite of pandemic, sa kagustuhan ko pong i-share itong ating negosyo po, no. Kami po ay nagbabahay-bahay, ika nga po, no. So every Saturday, Sunday and holidays po, no, kami po ay lumalakad ni Coach Mike kahit sa napakalayong lugar, no, because ito po yung aming commitment, no, para naging naging passion na po namin talaga yung pag-share nitong business na to. And after doing this for 4 months, no, sabi ko, napakaganda talaga ng negosyo. Hindi ko pwedeng palagpasin. So I decided to to do this business po, no, full-time. Kaya po ako yung nag-resign na sa China Bank, no. So nag-file ako ng resignation noong February of 2021. And then po, no, effective po siya 30 days after, which is ito po, March 26, 2021. And ito pong picture na nakikita niyo po, no. Ito po ay kinuna noong March 26. Ito po yung last day ko na sa banking industry. Okay? So diyan pa lang po, no, so mapapansin niyo na po siguro, no, if you read between the lines, so ano po yung ginagawa ng isang bankero dito, a branch manager at that, na pinagpalit po yung career para po dito sa ating negosyo, no. Nagpapatunay lang po, no, talaga po yung aking pananaw dito po sa ating business po ay talaga pong napakaganda. At hindi po ako nagkamali, no. So 1 year na po ako dito sa business natin at ni isang minuto po, ni isang segundo, wala po akong pinagsisihan dito sa aking naging desisyon, no, to be an entrepreneur po, no, kasi po lahat tayo dito ay hindi po tayo empleyado. Tayo po ay nag-start na pong maging business, no, mag-business sa sarili po natin, businessman na po na tayo. And yan nga po, yung ating gustong income, no, na gusto nating makuha ay tayo po ang gagawa, no. Yan po, isang maganda dito sa business natin. Yung efforts po na binibigay po natin dito ay ibibigay po o susuklian sa atin ng ating negosyo. Right? So yan po. So karamihan po sa atin, no, narito po, no, because karamihan po sa atin naghahanap po ng extra income, no. Tama po ba? Kasi po ako, kahit ako po yung empleyado, maganda po yung aking income sa bangko. Fixed salary naman po, may incentive, may bonuses. Bonuses, meron po akong gasoline allowance, no. Ako po'y patuloy pa rin po naghahanap ng extra income, no. And what better way to have an extra income po, hindi naman po yung another employment, no. Kasi po matatali ka na naman dyan for another 4-8 hours, no. Siyempre po ang next alternative po, the best thing to do, no, to have an extra income is to engage into business. No, so ito nga po yung sineshare po namin sa inyo, no, on how to do business, no, with siguro sasabihin po natin, no, a portion lang po of your time, right? And siyempre po kung tayo po yung naghahanap ng business, meron po tayong criteria or may guidelines po tayo sinusunod kung paano po at ito po yung magiging decision na ano po natin, no, decision value po natin na para po mag-engage sa business. Alright? So number one po, no, dapat po yung business na papasukan natin is affordable. Right? Kasi po, no, as a new business owner po, sa mga unang mag-ninegosyo po lang po, no, ayaw naman po natin maglabas kagad ng malaking kapital. No? Ang maganda po dito sa ating negosyo, like I said po, napakamura po, no, sasabihin ko na pong napakamura ng ating investment. And yun nga po, no, whether lumago ka dito o hindi, hindi naman po ito makaka-apekto sa backbone mo. Ibig sabihin po, hindi ka na makakatayo after this. Pero yun nga po, ang premise natin ay lahat po ng gumagawa ng negosyong to ay talaga naman po nakikita. So number two po, no, easy to manage. Siyempre po, kung meron kang current employment, kung may negosyo ka, no, and mag-engage ka to another business like our business po, no, dapat po mamamanage mo pa rin. And yan po, another premise po natin, magagawa mo to sabay with your current activities.
And syempre po, no, online and home base, no. So nowadays po, no, yung new normal po natin, lahat po ng ginagawa po natin ay online na halos, no, yung pag-o-order po ng ating mga pagkain, yung gamit, no, online. And siyempre po, what better way to do your business, no, siyempre yung home base, no, at the comforts of your own home, pwede kang kumita. Kaya po yung tagline po namin dito, no, you post, we deliver, you earn, no. And lastly po, no, ang hahanapin po nating negosyo, siyempre po, no, alam naman po natin, ito po yung main purpose, no, or main objective ng isang negosyo, siyempre po yung profit. Alright? So kung business po na itatayo nyo ay hindi profitable, no, ang tawag po dyan charity, no, pero alam naman po natin, tayo ginagawa naman po natin yan on the side, but no, to do more charitable works po, dapat po yung business natin ay kikita rin po, no, para may pantulong po tayo siyempre sa pamilya and sa mga lumalapit po sa atin. Alright? So ito po yung napakagandang criteria, no, ng ating negosyo na ilalatag po namin. And meron pa pong isa, no, kasi po ang ating business po ay pandemic proof. No, ibig sabihin po kasi ito po proven na po namin. Last year, no, nung nag-start po itong online business nung May of 2020, no, ito po ay nag-flourish pa hanggang ngayon. No, ibig sabihin po despite of pandemic, no, mas marami po ang kumita rito dito sa ating negosyo, no. Unlike others po nagsasara ng shop, tayo naman po nagdadagdag ng konsepto at bumibili po ng ibang mga brands na dati po ay kapartner lang po natin. Alright? So, kung yan po yung hinahanap natin sa negosyo, no, ito po masasabi po namin sa inyo. Yan. Yan, masasabi lang po namin sa inyo, no, ito pong negosyong to, no, na ilalatag po namin ay para po sa inyo. Alright? So, napakaganda po, no, napakaganda yung criterias na yan na hinahanap natin ay narito po, no, yan, narito po sa ating negosyo. Right? And siyempre po, no, pag-usapan lang po natin saglit yung franchising, no? So yung franchising po, no, per se, ito po yung regular franchising. Ito po isang form of marketing, no, wherein yung isang corporation po, yung isang company o siyang established na stores, let's say po, no, ay nagbibigay po ng authorization, no, or pahintulot sa isang individual or group of individuals na i-carry po yung kanilang mga products, yung kanilang sistema, yung kanilang marketing marketing procedures, no, and lahat po ng sistema po ng isang company na existing na. Okay? So dalawa po yung relationship dun sa franchising. Number one po yung nagpapa franchise, tawag po sa kanya franchisor, and siyempre po yung individual or group of individuals na pumapasok po doon sa franchising distribution na to, no, franchising system na to, ito po tinatawag po na franchisee. Alright? So, ang maganda po rito, no, ang nilalatag po namin sa inyo is online franchising, no? Ibig sabihin po, no, same po ng konsepto, pero po tayo ay online, no? Hindi po kayo kailangang mangupahan po ng isang office, hindi nyo po kailangan magmupahan ng isang storage area, no? At ang maganda po dito, no, once po, no, naglumabas po yung franchising ID po nyo dito, no, mag-start na po kaagad kayo ng inyong negosyo. Right? So wala po kayong babayarang empleyado rito, no? Tayo po yung mismong gagawa ng ating negosyo, kaya po walang utilities. So ibig sabihin po walang kayong extra cost, no? Wala po kayong tinatawag po utilities and everything po. Alright? So ayan po, napakaganda po ng ating online franchising. Okay? Ayan po. So why did I join, no? So obvious naman po, no? I joined because of yung business partners natin, yung business partnership with other companies, no, that are related to these owners po, no? So yan po, ito po, pakilala ko lang po sa inyo, ito pong picture niya, yung nasa right side po, no, ng ating picture po, si Sir Jonathan Supo, no, siya po yung ating president and CEO. Eh, nasa right side niya, nasa left side po ng inyong screen ay si Sir John, si Sir Carlito Makadangdang po, no, siya po ang ating VP and CFO po, no. This picture po was taken 2006 when their first company po, yung GC Worldwide Franchise Incorporated, was established po, no. So yan po, yan po yung unang company na mapapasa inyo po, no. So si GC Worldwide po ay kilala po, no, sa konsepto po ng food cart, no. Ito pong food cart na to, ang ating flagship brand ay si Show My King po, no. So over the years po, no, since 2006 po siya in-established, more than 1,000 branches na po, stores nationwide meron po tayo. Okay, and ito po mga food cart natin ay located po inside SM Malls, no, Santa Lucia,
nandyan po yung sa mga MRT, LRT, mga bus station, or in short po, no, dito po nakalagak po yan sa mga strategic places po wherein ito po ay readily available and reach po ng ating mga customers and clients po, no. And over the years, hindi lang po siya Showmaking, no. So meron po tayong Shop of the King, meron po tayong Burger Factory, meron po tayong Noodle House, Sergeant Sisig, and siyempre po yung Potato King. Okay, so balikan ko lang po yung 2006, no, when there when this company, no, was open to franchising, no. So ito po ay pina-franchise sa halagang 58,888. Okay, and like just any other franchising business po, no, pag ang company po ay well managed po, maganda po yung quality ng product, and siyempre po multi awarded, yung franchise value po ay tumataas po over the years. And true to us po, fast forward to 2021, now each food cart po will cost you 288,888. Again, each food cart po, no, its food cart concept will cost you 288,888. And why I am highlighting this price po, no? Kasi po ang good news ko po sa inyo, At the end of this presentation, you will find out po na 5 out of these 6 food concept po, no, hindi po siya food cart, no, food concept po ay magiging kabahagi po ng ating negosyo. So you don't have to spend million po para magkaroon po ito, no. Yung premise ko nga po sa inyo, hindi nga po siya at least 10% ng 288,888. It is lower than that po. Okay? So, yan po yung pangako po sa inyo, and later po, naipapaliwanag ko po kung paano po mapapasa inyo itong limang food brands na ito. Right? Yan po. So, ito na po sila ngayon, no. Si Carlito Makadangdang po, yung nasa kaliwa po, ang ating Vice President and CFO. So, si Jonathan So po, ang ating President and CEO. Kung mapapansin niyo po, talagang napakabata, no? They're only at their mid-30s po, no? But at age 32, these two gentlemen po, no, became one of the richest men po dito po sa ating bansa. And in fact po, no, kasama po sila sa listahan ng mga bilyonaryo po dito sa ating bansa po. Right? So what made that possible po? Siyempre po, yung mga business po, no, na in-establish po nila over the years, no? So ito pong dalawang to, straight from college po, hindi po sila namasukan. No, they are IT graduates, pero po pinili po nilang magtayo po ng sarili nilang negosyo. And yan po, yung nasa lamesa po natin mga products po, no, they are just representations po, no, nung kanilang mga negosyo po, no. Again, yung JC Worldwide po, yan yung mga food business po natin. And siyempre po, may isa pa po silang company, yung JC, no. Ito naman po yung company na nag-distribute po ng health, beauty, and personal care products, as well as, no, kasi nga po, no, napaka-innovative po nitong dalawang to at napaka-genius po talaga. So kasama na po dun sa JC na magiging kabahagi rin po ng inyong negosyo, yung mga pandemic essential products po. So nandiyan po yung copper mask, Ninja Ion, no, and other products pa po natin. And syempre po, no, sabi ko nga po sa inyo, genius tong dalawang to, no. Since dito sa pandemic po, hindi lang po yung mga ibang industry po yung kumikita, eh, no. So napansin po nila, no, na the need to have this business po, no, included dun sa kanilang mga hinahawakang negosyo po. Ito po yung delivery service po natin, yung TokTok delivery service, no. So all of these businesses po, no, mapapasa inyo at the end of this presentation po. Okay? And to kung paano po yan po yung ating i-discuss. All right? Okay? So sa dami po ng negosyo nitong ating dalawang may-ari, and siyempre po, no, sa panahon ng pandemic, sabi ko po sa inyo, imbis na bumagsak tayo, lalo po tayong lumakas, eh napakarami po talaga natulungan ng ating negosyo, no. In fact po, no, despite the pandemic, we are multi-awarded po, no. Last year, no, tayo po yung nakakuha ng Most Outstanding Global Entrepreneurs of the Year, no. This was given po by Guillermo Memorial Awards, no. Ito po yung ginawad po sa ating mga may-ari, Jonathan So and Carlito Makadangdang. And siyempre po, no, they are among the list din po, no, the men who matters po, no, sa issue po ng Stargate People Asia, no, alongside with Delphine Lorenzana, the CEO po of PLDT, nandiyan po si Mr. Panileo, and yung may-ari po ng Converge, no, Converge ICT, isa po itong third leading internet provider po sa atin, no. Yan po, nandiyan po si Dennis Uy. So yan lang po yung kalinya ngayon ng ating mga may-ari po.
And because of that po, isa rin po sila sa na-feature po dun sa issue ng Stargate People Asia noong February to March of this year, 2021, with the caption po, no, Building an Empire. Okay? So what about this empire po, no? Sabi ko nga po sa inyo, since graduate po tong dalawang to, nag-venture na po kagad sila sa negosyo. And over the years po, lumaki at dumami na po yung kumpanya na pag-aari po nila. Again, na-discuss na po natin yung JC Worldwide. This was established po 2006. Kaya masasabi po natin dito pa lang po, solve na tayo kasi hindi po siya fly by night. No? So 15 years in existence na po itong JC Worldwide. And aside from the food brand na sinabi ko po sa inyo, yung Burger Factory, Potato King, Shomai King, Shop of the King, Noodle House, Sergeant Sisig, no? Ito pong JC Worldwide ay bumili po ng dalawang brands despite of pandemic last year po, no? Una po, nakipag-partner lang po sila dito pero eventually binili na po nila. Ito po yung Boy Bondat and Mang Box, no? Again, this is a partner rin po ng JC Worldwide. So, another company, nabanggit ko na rin po sa inyo kanina, yung JC, no? Si JC stands for Jonathan and siyempre po yung Carlito. Okay, ito naman po yung company na nag-distribute ng health, beauty, personal care products and siyempre po yung ating pandemic essential products, no? So this was established naman po 2014, so 7 years in the business, no? Tapos na po ito dun sa birth pains na tinatawag, so nandun po tayo sa packet na bahagi po nitong company to. And siyempre po napakaswerte po natin kung magjojoin po tayo dahil magiging part po tayo nung progreso nung company na to. Okay? So ito po, napakarami pong products under this and later po i-discuss pa po natin siya. Okay? Another company po, no, na ni-establish po ng ating mga may-ari, ito po yung Cloud Panda PH. Si Cloud Panda PH naman po isa po itong IT solutions company wherein po ito naman po ay ni-establish noong 2017. Okay? So nabanggit ko na rin po kanina kasi ang mga may-ari po natin ay are IT graduates po, no, or IT professionals po. Kaya ito po isa po sa mga expertise po nila to, no? And because of that po, no, pinagkakatiwalaan po ito ng malalaking pangalan po, no? Hindi lang po dito sa Pilipinas, no. Tingnan niyo naman po yung kanilang mga clientele, nandiyan po si Rolls-Royce Philippines, no, Ferrari Philippines, Globe, Cherry Mobile. Nandiyan din po yung Pure Gold, Mayo 7, the Mindanao Daily Mirror, which incidentally po, no, pag-aari rin po nila, no, na nasa Mindanao area po. And siyempre po yung Katunying's Cafe. And yung ating TokTok delivery service po, no, yan po ay pinapatakbo under the Cloud Panda system po. And siyempre po yung ating JC Worldwide and JC, no, yan po yung mga sistema po rin yan ay ginagawa rin po ng Cloud Panda. Okay? So napakaswerte po natin kasi po, no, ito nga pong Cloud Panda, masasabi po natin ito po yung heart and soul ng ating negosyo since tayo po ay online business. Okay? And ang maganda po dito, once na may maisip po yung mga may-ari, no, ang dali po na lang na ipasok, no, na i-inject dun sa ating konsepto. Kaya nga po kami, nung nag-start po ako dito, Shomai King lang. O imagine, 1 year after. Actually, nung sumali po ako, 7-in-1 concept po. And ngayon po, no, 1 year after, 12-in-1 business concept. Actually, 13 na po yan. Kung paano po magiging 13, sabihin ko po sa inyo later. Okay? So yan po, napakaganda po ng ating negosyo. Complete package na may tuturing po natin. Again, sa napakamura pong halaga. Yan later po, makikita po natin. Alright? Yan po. So yung mga offices po natin, yung ating JC Worldwide po, nandiyan po yan sa Makati. Nasa San Isidro po tayo. And ito pong building po na nakikita nyo ay pag-aari po yan ng ating mga, ng ating JC Worldwide, no? At hindi po tayo nangungupahan po dyan, no? Sa baba po niya, ito po yung Kilan Plaza. Nasa third floor po tayo niya, no? Ito po yung matatagpuan along Ortigas Avenue po, no? Sa Green Hills, San Juan, no? At dito po matatagpuan yung ating head office ng JC, no? Wherein dito po namin kinukuha ibang mga products po natin. And siyempre po, no, ang mahalagang tungo po namin dito sa Kilan Plaza, yan po yung pagkuha po ng ating income, no, through checks na binibigay po sa atin ng ating company. Right? So, meron din po tayong office sa Davao and meron din po tayo sa Cebu. Okay? So, yung atin naman pong Cloud Panda ay may tatagpuan naman po, no, sa Bonifacio Global City, no, particularly po nandiyan po tayo sa Inyosa Building. Right? So, ang JC po, no, hindi lang po dito sa Pilipinas. So, meron din po tayong global presence and meron po tayong headquarters or business centers po, no, sa Singapore, Taiwan, Qatar, meron po tayo sa Dubai, Abu Dhabi, Italy,
Meron po tayo sa Hong Kong, Malaysia, and Oman. And soon, no, as promised po by our president, po, our company president, magkakaroon din po tayo sa Kingdom of Bahrain kasi napakarami rin po natin mga OFWs yan. And speaking of OFWs po, narito na po lahat. Halos, no, majority po ng mga OFWs po natin nasa mga bansang ito. And one of the mission of our company po, no, is to give our OFWs po, no, siyempre po yung makabagong bayani po natin, no. Gusto po nilang bigyan ng additional or alternative source of income, no. Alam naman po natin sa ngayon po, no, whether we like it or not po yung job security po hindi po natin masasabi, no. So napakarami pong nagsarang company, no, and nga po, ang apektado po dyan, hindi lang naman po yung mga nandito sa Pilipinas, pati po yung mga nasa abroad natin. So, yan po, ang mission po ng company, no, bigyan po sila ng alternative income or additional source of income wherein pwedeng-pwede po talaga nilang gawin ito sabay nung current employment nila or kung may negosyo po sila elsewhere po, no. Marami na pong gumawa nito, no, hindi na po iisa, no, napakarami po, no. In fact, no, for the longest time po, yung number one po dito sa ating company ay nandyan po sa Dubai, no, in the presence of Sir Priwin Go, no. And meron po tayong kasamahan dito, no, sa ating team na umuwi ng bansa, no, at dito na lang po, no, pinagpatuloy yung kanyang negosyo. And siyempre po, pag ginawa po natin yun, no, kumikita po tayo, hindi po na napuputol yung source ng pinagkukunan po natin ang inilalagay po natin sa ating lamesa. And siyempre po, may bonus po yan, di ba po? Kasama po natin yung mga mahal natin sa buhay. Right? So what a noble mission po ng ating company. Okay? So, dito po, no, pag-usapan lang po natin, no, ano po yung mga negosyong lumakas, no, sa gitna ng pandemya. No, despite the pandemic nga, tama po, marami pa pong lumakas na company po, no. So, padaanan ko lang ng konti po yung mga nangyari po, no, since na-declare po tayo noong 2016, noong March of 2020 po, no, March 16, 2020, no, nung yung ating bansa po ay na-place under pandemic po because of this COVID nga po, no. So last year po, ang dami pong nagsarang company, ang daming nawalan ng trabaho, and siyempre po yung threat to life po, no. Yan yung po yung mga negatibong epekto po nung ating pandemya. Pero yan nga po, hindi na po ako magdwe-dwell dyan. Dito po ako dun sa bright side, no. So silipin lang po natin ano po itong mga negosyo na lumakas during pandemic. Okay? So these are businesses po that are related to food. Okay? So bakit food, no? Nandyan po yung mga supermarkets and grocery stores. And ito po yung mga common scenarios po, no, nung early on nung ating pandemic, no, nung diniklara po yung ating bansa, no, under the serious threat nung ating pandemic po, no. So ang dami po sa atin pumipila po sa mga grocery stores. Ako nga po naranasan ko madaling araw, nandito na po ako sa Hypermart SM dito sa Antipolo, para lang po makapasok po ako ng alas 9, no, sa loob po, and mauna po at hindi maubusan, no. So alam naman po natin, kahit anong sitwasyon natin, no, may pandemic, may dilubyo, may lindol, may baha, may bagyo, no, may gera, ang tao po hindi pwedeng hindi kumain. Kaya nasasabi po natin, ito po talaga yung isa sa mga negosyo na kumita during pandemic. And siyempre po yung health industry, particularly po ito po mga pharmacies and drugstores. Okay? So, no, before pandemic po, may mga items po na hindi tayo ganong pinapansin, no? So number one po dyan yung vitamin C. Right? Number two po dyan yung mga food supplements, no? And siyempre po yung mga multivitamins. Hindi po natin yung pinapansin, but during pandemic, ito po mga produktong to ay naging in demand, no? Sabi nga po natin sa law of supply and demand, pag yung produkto po ay highly in demand and kokonti po yung supply, no, yung presyo po niyan ay tumataas, no. This cause po yung pagbalun ng income ng mga health industries po natin, particularly po in drugstore and ating mga pharmacies po. All right? So, ito pa po yung isa, no, sa pinakamalakas na kumita during pandemic, and hindi lang po 'yon, no, pati ngayon po. Alam naman po natin hindi pa tapos yung ating pandemic po, no. So, delivery service po ang nanguna po, no, sa mga industriya na kumita, no. And obviously po, no, kasi nga po, no, whether anong queue, ECQ, GCQ, MGCQ, no, sabi nga po nila barbecue, ito po mga delivery service po ay naglipa na po sa daan, no. During ECQ,
no, kasi po ako sama po ako dun sa mga frontliner, so araw-araw din po ako lumalabas, no. Mapapansin po natin ko konti po yung mga four wheels na sasakyan, mas manapakarami po talaga ng delivery service, no. Kasi po no, during pandemic po, ito lang po isa sa mga industriya na bigyan po ng authorization po, no, under IATF na magpatuloy po ng kanilang operations. Eh, ang maganda po dito, no, ito po talaga mga delivery service po, ito po ay tumulong sa industriya po natin, sa ekonomiya, no, na hindi naman po malugmok. Kasi po without this delivery service po, no, yung movement po ng products, no, from the manufacturer to the consumers po, no, from the suppliers para po dun sa mga kliyente po nila, ano, this will not be possible po, no. So masasabi po natin napakalaking tulong po talaga ng delivery service. Okay, so yan po ang maganda po dito, no, dun sa ating delivery service po, talaga pong nakatulong. And masasabi nga po natin, ito po mga delivery service, particularly ako po, no, hindi po ako sanay gumamit niyan, no, before pandemic, but this time po, no, natutunan ko po, no, kasi bakit po, no, ayaw naman po nating lumabas, no, mas ginugusto pa po nating mag-order online, no, para yung mga basic na pangangailangan po natin, especially food, no, mapunta po sa atin, no, at na hindi po natin kailangan i-risk yung ating health, no, hindi na po natin kailangan lumabas, no. So ito po yung masasabi natin, nasa sistema na po natin. And siyempre po yung mga bagay na nasa sistema na po natin ay hindi na po yan mawawala. Kaya masasabi po natin, with or without pandemic, no, this delivery service industry will continue to prosper and continue to profit po, no, for longer time pa po. All right, ayan. So ito pong pandemic, no, nagbigay din po sa atin ng panibagong phase ng buhay natin, no. Ito po yung new normal, right, wherein, no, lahat po ng gugustuhin po natin, whether food, clothes, shoes, no, yung mga halaman po na itinatanim ng mga plantito at plantita ay nabibili na po online. Ito na po yung tinatawag nating e-commerce, no. So again, this will be made possible lang po, no, sa pamamagitan, siyempre po mapapabilis po, no, sa pamamagitan po ng mga courier industries po natin. Okay? And ang maganda po dito, ito yung business na nilalatag po namin, no. Unang-una yung criteria ng business na hinahanap natin nandito. Number two, no, it conforms with the new normal. Ibig sabihin po, nandyan po tayo online and meron tayong delivery service, no. So what better way to engage now po into business wherein kailangan po natin ng extra income. Okay? So yan po, isa-isahin po natin yung ating negosyo, no. So yung delivery or courier service muna po tayo, no. So pag-usapan lang po natin saglit, no. Ito pong delivery service, nasa bansa na po natin yan, 2012 pa. Okay? So 2012 pa. So sa ngayon po, no, ilang kulay po yung nakikita natin. May kulay green, may kulay orange, may kulay pula, may kulay blue. Siyempre po, no, nadagdag po tayo, no, wherein majority po ng ating mga riders po, no, kulay itim na bag po ang dala-dala po nila. And siyempre po yung uniform is minsan yellow gold and minsan po black. Okay? So we are the latest player po dito sa delivery service industry. Okay? So pag-usapan po natin, magkano po ba yung kinikita ng isang traditional delivery service, no? So pag-usapan natin, let's say po tayo yung kulay green. Ito po yung traditional, no? So yung traditional delivery service business po, no, let's say po meron lang siyang 100 riders. Okay? So let's say po yung average delivery fee na nakukuha po ng each rider po nila ay 150 pesos. And let's say po 20 deliveries po, no, average per day ang nakukuha ng kanilang mga riders, no. And ang kita po ng isang traditional delivery service operator po, no, sa kanilang operation is 20%, no. Let's say po at 150, 20% po niya napupunta po dun sa mga may-ari ng delivery service na to. All right? And kung yan po susumahin po natin, sa isang araw meron po silang 60,000 pesos. No, napakalaki po. So, palakihin pa po natin, no, para meron po tayong mas malaking tingin sa kitaan ng isang delivery service. Magkano po yung kinikita ng isang traditional delivery service po, no, in one month? Ayan, 1.8 million. No, napakalaki po.
Pero hindi pa malaki yan. Kasi po, tingnan nyo po, 100 riders lang po inilagay natin. So, hindi naman po tayo maniniwala na yung kulay green na ilan taon na po ba? 9 years na sa business ay 100 lang po yung riders, no? So, it could be 1,000, could be 2,000, 3,000 or more, no? Isipin nyo kung 1,000 yung riders nila, 18 million a month ang income nito mga to. Okay? So, hindi lang po yun, no? So, napakalaki po pala talaga ng kitaan sa isang delivery service. Pero napapansin nyo, hindi pa rainbow yung kulay ng mga delivery service operator, no? Nabibilang pa natin sa kamay natin. So bakit po, despite na malaking income dito, eh kukunti pa rin po yung nagbe-venture na company to do delivery, to be a delivery service operator, no? Una-una po kasi napakamahal. Okay? So kailangan mo pong magkaroon ng 50 million po, no, para pambili ng application or software. No, kailangan mo ring mag-invest ng another 15 million po annually para po ma-maintain na itong system na binili nyo or software na binili nyo or i-upgrade siya, no, as the demand, no, of the customer po, no, kasi pag hindi po natin in-upgrade yung sistema, no, sigurado po ma-obsolete yan. And siyempre po mapag-iiwanan po kayo or tayo ng ibang mga delivery service, all right? And siyempre po, no, napakalaking halaga pa po, no, ang ginugugol po ng isang traditional delivery service company, no, sa pagse-set up pa lang po ng mga offices, pag-hire ng empleyado, and sa mga tinatawag po nating operating expenses. So nandiyan po yung mga business permits, rent, electricity, pagbabayad ng empleyado, taxes, and siyempre pa iba't ibang sakit ng ulo pa po, no? Okay? So napakamahal po na magkaroon ng isang traditional delivery service kung kayo mismo ang magtatayo, no? Ang tanong po, sino po sa atin dito, no, ngayon po ang meron sa inyong ganyang kalaking halaga para mag-start ng isang delivery service? Okay? Ako, aminin ko po, wala po akong ganyan, no? Pero nandito po kasi negosyo na to. And bakit po? Kasi po, no, dito sa ating negosyo po, dito sa TOKTOK delivery service po, no, magiging kabahagi po tayo na hindi tayo maglalabas ng milyones po. No, nasabi ko nga po sa kanya, sa inyo kanina, no, hindi nga po tayo gagastos ni 10% po ng 288,888. And kung paano po tayo magiging kabahagi ng industriya na to, panoorin po natin to. Hello everyone, Maui Ann Taylor here at your service. Alam niyo ba na online delivery service ang in na negosyo ngayong pandemic? Yes, you heard that right. Dahil dito sa TokTok, pagmula motorcycle hanggang truck deliveries ay pwede kayong kumita. Ikaw ba ay nawala ng negosyo, hanap buhay, or extra income this pandemic? Kung yes ang sagot niyo sa lahat ng yan, then TokTok is your perfect business partner. Isipin niyo na lang kung ilang mga tao ang nagpapadeliver ng groceries, medicines, essentials, at ng kung ano-ano pa sa isang araw. At dito sa TokTok, pwede kang kumita ng 3% using your personal delivery code or referral link. At kung gusto mo naman kumita ng mas malaki, pwede kang maging online operator. Manage your own riders and earn 7% in advance. I personally use TokTok dahil bukod sa mabilis ang kanilang delivery, napaka-friendly ng kanilang riders, and they have the cheapest rates all over the metro. Kaya ano pang inaantay nyo? Become a TokTok online operator or franchisee today. Ang negosyo na gawang Pilipino para sa Pilipino. TokTok na! Ayan, ipatok-tok mo na yan, sabi nga po ni Coach Brian, no. So ito po, no, pinakabago at pinakauna na online franchise operator delivery service, no. Ito po si TokTok, no. Pinakabago kasi po, no, last year lang po tayo ni launch, no, December 9 of 2020. Pero so masasabi po natin napakabagito po natin, no. Tayo po ay wala pang isang taon, no. Pinakauna. So baka masabihin mo sa akin, Coach Mark, di ba, hindi siya yung pinakauna kasi meron na mga naunang delivery service. Hindi po. Pinakauna, no, dalawang bagay po. Pinakauna tayo na all Filipino po yung may-ari ng ating negosyo. So yung nakikita po natin ibang kulay, no, ito po yung pag-aari po, no, ng mga Malaysians and Singaporeans. So we can be proud na ito pong TokTok na to ay gawang Pilipino po para sa Pilipino. And pinakauna, no? So despite na narito na po yung mga kalaban po nating courier services po, no, wala naman pong nag-offer sa atin ng pagiging franchise, maging franchisee, di ba? So ito po, si TokTok po ang pinakaunang company, no, na delivery service at that na nagbibigay po ng pagkakataon sa atin, no, na maging kabahagi po through online franchising.
Alright? So, isa-isayin lang po natin yung pinaliwalag po ni Maui kaniminan po, no? Sabi nga po natin, instead of spending millions, no? Tayo po ay makakapasok dito, no? Sa halagang 288,888 lang. Supposed to be, no? Huwag mo na po kayong aalis, no? Then, yan po ay further reduced, no? Sa halagang 58,888. Okay? So, ito po, no? Nag-uusap po sila, no? Tingin ko naman po, yung makatwiran na po yung 58,888. Eh. Actually, makatao na po yan. No? Kanina po, pinakita natin, million nga po yung gagastusin mo para makapag-start ka ng isang ganitong negosyo, di ba? Pero talagang 58,888, ako papatulan ko na to. No? Pero hindi po, no? Lumabas po talaga yung kagandahan ng puso ng ating mga may-ari. Since December nga po ito inilaunch, no? So, pamaskong handog po sa, para sa mga Pilipino para makatulong po sila sa mas maraming tao po, no? Ito po ay pina-franchise, no, sa halagang 17,888, no, all in. Actually, mas mura po diyan. Nag-increase na po 'yan, no. So December, imagine po kung magkano po yung halaga lang nito, no. And ito po, no, 17,888 all in hanggang ngayon po, no. Hanggang Monday po, no. Kasi po maswerte po tayo sa lahat po ng naimbitahan po natin ngayon at napakinggan niyo po ito. No, baka huling pagkakataon na makasali po dito sa halagang 17,888, no? Kasi po palaki ng palaki at parami po ng parami yung konsepto ng business na to, no? Siguro po like I said, no, makatwiran naman po talaga na itaas ito in the future po. And ano, napakaganda po ng timing niyo sa lahat po na nakikinig po ng itong ating business presentation today, no? Again, 17,888 all in kasi po, like I said kanina, kung naumpisahan nyo po, hindi lang po TokTok delivery service ang mapapasa inyo. Meron pa po silang mga bonuses na mga business na mapapasa inyo po. Right? So yan po. Why TokTok? Kasi po, unang-una, delivery service, profitable po siya. And start today or start right after makuha nyo po inyong franchise ID. No? So yung franchise ID naman natin will take about 3 to 7 days lang, nasa inyo na po yan. And you can start your business, no, right away po, no. So TokTok is a delivery service founded by Filipino po for the Filipinos, no. And it aims to create jobs for the Filipino people po. Now, so ang maganda po dito yung mission po ng company na yan na magbigay po ng jobs para sa mga Pilipino ay magiging kabahagi rin po tayo because as a TokTok operator po, no, tayo yung mag-hire ng mga riders natin. So yung mga kakilala po nating tambay, yung mga kamag-anak po natin laging nakalahad lang sa inyo, no? Eh yan po, mabibigay po natin sila ng pagkakataong kumita, no? And siyempre po through becoming a TokTok operator po. No, right? Yan po. Ito po, once you join our business po, hindi po talaga kayo mahihirapan. Unang-una po, no, yung TokTok ay kilala na po as of na wala pa po tayo isang taon. Bakit naman po tayo hindi makikilala? Tingnan niyo naman po yung ating mga brand ambassadors and ambassadress, di ba? So nung una tayong ni-launch December 9, nandiyan na po kagad si Aldab, Alden Richards and Maine Mendoza. And 3 months after that, no, nung March of 2021, no, kinuha pa po natin si Katniel, Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Right? And yung mga billboards po natin, no, na nagdipa na po, no, sa mga strategic places po, no, particularly po sa EDSA. Okay? And dito po, no, sa Guadalupe po, ito po yung tinatawag natin billboard haven po. Napakarami po nating billboards diyan na nagrerepresenta sa mga companies po na magiging kabahagi po ng ating negosyo po. And kung ano po yung binabanggit ko na yan, ito po sila. Ayan, nakita nyo, no? So napakahaba ng mga billboards natin dyan, no? Mapalad po ako sa isa sa mga coaches po, no, na naging kabahagi po ng ating meet and greet with our president po, no, Sir Jonathan. So yun nga po, no, sinabi niya po sa amin, hindi ba kayo natutuwa, no? Tignan niyo po yung EDSA na yan, no? Napakarami nating billboards, no, while other companies, no, binababa na yung billboards nila kasi hindi na po kayang isustain na po yung pagbabayad ng monthly
no, monthly rental niyan, no, tayo naman po patuloy po nagdadagdag, no. Patunay din po na sila po, yung mga may-ari po ay patuloy pong naglalabas ng kapital, no, para po tayo ay tulungan. Ang maganda po diyan yung mabanggit ko mga brand ambassadors natin, yung mga billboards po na yan, no. Alam po nating mahal yan, pero kami po, no, na franchisee na, hindi po pinapasa sa amin yung expenses po diyan. Walang sinisingil po sa amin ni Cinco. Okay? So, ayan po. We are proud po na ito po, no, ito po yung qualities ng mga may-ari po natin, no, na handang tumulong po, no, para po tayo yung business po natin ay pasikatin pa ng husto. Okay? And siyempre po, ano pa po yung isang ginawa po nila para sumikat po po si TokTok? Ito po. Ito, may bago tayong kasama. Ito, maganda rito, ha? Aarangkada na at umaarangkada na ngayon yan. For deliveries, ano yung nilagay mo? Maganda yun, ha? Ito na po, kung may patadala kayo, ipatok-tok na yan. Ito po ang gawang Pinoy, tok-tok na! Ayan, so hindi lang po kabahagi po ng ating pagiging mga ambassador po, no. In fact po, tayo po ay sponsor po dun sa Wawa Win, right? And ito pa po, no, hindi pa po nag-iinit, no, noong September 30 of 2021, ngayon lang po, no, last month, no, naging kabahagi na rin po ng ating negosyo po, no, bilang sponsor po si Mimi Vice Ganda. Okay, ayan po. And siyempre po, no, wait lang po, palit lang po ako ng aking headset. Lo, coaches, may sounds naman ako. Meron coach na, Mike? Coach. May sounds bumalik, ba ako? Bumalik na, coach. Patype naman pong one kung ako po ay may sounds. Coach Mike? May sounds ba ako? Meron na, coach. Meron na. Opo. Coach, meron. Yan. Okay, so... Yan po, sorry po, nawala po yung aking monitor. All right, anyway po, no, once you join this business po, no, once you franchise po, no, bibigyan po namin kayo ng franchise ID number, no. Ito pong franchise ID number po, no, ito po yung parang kayong nag-open na account sa isang banko po, no, wherein bibigyan kayo ng account number. So masasabi po natin, unique, no, unique po itong franchise ID number na to, na kayo lang po ang may-ari, no. At ito po, no, i-re-register lang po natin sa system namin yan para ito ay ma-activate. Okay? And yan po, no, pag-usapan po natin yung three ways to earn dito sa ating TokTok delivery service, no. Nabanggit na po ni Maui kanina, no. We can earn po as much as 3% po as a TokTok online franchisee. No, pwede rin po tayong kumita ng 7% as a TokTok operator. And syempre po, no, 80% as a TokTok rider. Alright? Ayan po. Okay? Yan po, unang pag-usapan po natin yung 3% po, no, as a franchisee po, no. So paano po tayo kikita ng 3%, no? Again, no, once you join us, bibigyan po namin kayo ng franchise ID number and siyempre po yung inyong personal delivery link. Okay? Yung personal delivery link niyo, ito po yung https://toktok.ph/delivery/ and yung franchise ID number niyo. Okay? So ang gagawin po natin to, no, i-share lang po natin sa mga kaibigan natin, no, through our social media accounts, no. Whether yung pong Facebook nyo, yung TikTok nyo, no, pwede pong i-send nyo through Messenger, Viber, itong inyong personal delivery link. Okay? So dito sa personal delivery, once po yan ay clinic ng inyong mga kaibigan po or mga customers po nyo, no, mariredirect po sila doon sa tinatawag nating TokTok delivery booking site wherein doon po sila magbubook, no. Lalagay po nila yung location ng pick up point and siyempre po yung delivery, no, ng kung saan po di-deliver yung item and yung sistema na po mismo ng TokTok, no, yung delivery app natin ang magko-compute kung magkano po yung sisingilin doon sa sender or doon po sa recipient. Okay, choice po nila yan, no. And yan po, kikita po tayo doon sa delivery charge kasi po 3% ng total delivery charge ay mapupunta po sa atin as a franchisee po, no. Ito po ay makikredit sa tinatawag po nating JC wallet.
Okay, mamaya po ipapaliwanag ko po yung GC wallet na yan. Alright? Yan po. And syempre po, may isa pa pong paraan. Bukod po dun sa pag-share nyo ng delivery link nyo, no, pwede nyo rin pong i-request yung ating mga kaibigan, no, na i-download po nila yung ating TokTok delivery application. No, available po yan through Google Play and syempre po sa App Store. No, i-download lang po nila and yan po, pag inactivate po nila yung kanilang account, share nyo lang po yung inyong franchise ID number. Ilalagay po nila yan dun sa kanilang referral code portion ng kanilang registration o yung pag-activate po nila. And once na ito po ay massive na po dun sa kanilang mga gadgets po, no, cellphone po nila, no, every time po, no, every time na gagamitin po nila itong delivery app na to, no, para magpa-book, no, automatic po yung 3%, no, of the total delivery charge will be our commission po. Ito po ay makikredit, no, sa ating JC wallet po, right? So yan po, let's say po ako po ay nagpa-book, no, and 131 pesos po yung charge, no, or delivery charge po. Kung code ko po ay nandoon sa loob, no, 3% of 131 mapupunta po sa akin. Okay? So siguro po nag-iisip kayo, ang late naman pala nung 3% na to, no? So bigyan po natin ng numero para po magkaroon kayo ng idea, no? Kasi po yung 3% na yan, no, kung i-magnify po natin, malaki rin po siya. Let's say po, no, using your delivery link or your franchise ID number po na nandun po sa kanilang mga sistema po doon sa delivery app, no, let's say po nakakapag-book na ng 200 bookings per day, no, and let's say po 150 pesos po yung delivery charge, no, average na booking, right? And siyempre po 30 days po, no, tumatakbo yung inyong yung operation at ang income nyo po ay 3%. Ito po yung posible nating kitain. Ayan. So 27,000 pesos po ang pwede nating kitain, no? Pero ito po ay hindi guaranteed. Ulitin ko po, hindi po guaranteed. Pero po ito ay possible, no? Unang-una po 200 bookings per day yan, no? I guess hindi naman po natin 'yan magagawa overnight, no? Pero kayang-kaya po, no? Let's say po, no, meron kayong kaibigan na nag-online seller, no? Bigay niyo po or share niyo yung delivery link niyo or yung inyong referral code po, no, yung mga restaurant, no, yung mga kakilala po natin, no, lahat po yan ipag-sharean po natin ng ating mga delivery link and yung ating franchise ID number, no. So, yan po. Ang maganda po dito, no, wala naman po tayong ginawa, eh, no, pre-promote lang po natin siya. Kahit po kayo ay natutulog pa, kahit po kayo ay nasa opisina, kahit po kayo ay may business, once may gumamit po niyan, automatic po 3% mapupunta po sa inyo. And this is a lifetime business po, no? Lifetime franchise po tayo. Alright? So yan po, hindi pala maliit yung 3%. Alright? So yan. Okay? So pausapan na po natin yung pagiging operator naman, no? Kung 3%, pwede tayong kumita ng 27,000 a month. Ito po, sa pagiging operator, baka po magulat po tayo. Okay? So ito po, sa ating business po, no, tayo po ay automatic na franchisee. Pero tayo ay hindi automatic na operator, okay? Ang maganda po dito, no, sa pagiging operator, hindi naman po natin kailangan magbayad uli. So ang gagawin lang po natin, no, i-register lang po ang inyong franchise ID number po, no, through www.toktok.ph, no, na website, no. Bibigyan naman po kayo at assistan po kayo ng inyong mga sponsors po, no, kung paano po gagawin 'to. Okay? So registration lang po niyan, personal information po. Tapos po magse-send po tayo ng ating ID. Alright? So once accepted po, no, ito po ay tatagal ng 24 to 72 hours bago po kayo ma-approve, no? And isang prerequisite po para kayo ma-approve ay mag-attend po tayo ng mga technical trainings. Again, kasi po alam po natin bago po sa atin lahat 'to. Hindi naman po natin napag-aralan sa eskwelahan 'to, no? So ito pong ating company, nagbibigay po siya ng pre webinar trainings po, no, para po sa atin, no, na mga operator and siyempre po sa mga riders natin. Okay? So once naka-attend na po tayo niyan, no, unang-una po isang beses lang naman po kayo attend. At ang schedule po natin dalawang beses, no, two times a day, no, isang 10 a.m. and isang 1 p.m. po. Again, once lang po kayo attend and yan po ay available po Monday to Saturday. All right? So, yan po. After po nyo makapag-training po, no, like I said, 24 to 72 hours, marireceive nyo na po yung approval notice coming from TokTok. So through email and SMS po, marireceive nyo po yan. At yan po, sa email nyo po, malalagay po dyan, no, napakahalaga po nito, yung
Login credential po, no, isasama po ni TokTok diyan once na may notification na kayo ng approval, okay? Ito pong login credential na to, no, ay gagamitin po natin para ma-open po, no, yung isang sistema na magkakaroon kayo. Ito po yung tinatawag nating operator's portal, wherein dito nyo po kokontrolin yung inyong pagiging operator po, right? So again, para to complete your being an operator po, no, tayo po as an operator ang magre-recruit ng ating sariling riders and drivers, no? So per account po, no, kung kayo po ay may isang account lang po, kayo po ay allowed kumuha ng 100 na riders po. And drivers combined na po yan, ha? Basta 100 lang po siya. Alright? Kung gusto niya po mas marami, kasi nga po ang operation natin ay Luzon, Visayas at Mindanao, pwede naman po ay magdagdag ng account up to 31. So 3,100 riders po, pwede niyo pong kunin yan or makuha po kung meron po kayong 31 accounts. Alright? And dito po, no, may tinatawag lang po tayong top-up requirements po para po dun sa ating operator's wallet na makikita po dun sa ating operator's portal po. Okay? So, bigyan ko lang po kayo ng idea, no? So, let's say po yung mga riders po ng green and orange po, no? No, makikita po natin. Sige, Grab and Lala Move po. Makikita po natin pumapasok sa 7-Eleven or pumupunta sa mga tindahan na nagpapaload po. Okay? So, ganun din po tayo. Kasi po, without po yung load, no, na credit sa kanila mga application, riders application, hindi po sila makakatanggap ng booking. Okay? Ang main difference lang po natin sa mga riders po natin na tayo mismo ang nag-hire, sa atin lang po sila pwedeng mag-load. No, ibig sabihin po, simbawa po si Coach Mike, rider ko, hindi siya pwedeng pumunta kay Coach Mylek, another operator, para mag-load sa kanya. No, sa akin lang po siya. Okay? Kaya dapat po yung aking wallet po, yung TokTok wallet ko, lagi ring may laman para pag nangailangan si Coach Mike na rider ko, may ipapasa ako sa kanya. Okay? So ganito po tayo kumikita yung operator natin, no? Once we top up our load po, no, tayo ay binibigyan na kaagad ng advance 7% income natin. Let's say po 2,000 pesos po yung ating nilagay, no? So yung 2,000 po na credit na pupunta sa ating operator's wallet, and yung 700 po na income natin, no, representing the 7% operator's income natin, mapupunta naman po ito sa ating JC wallet, no? So advance income po tayo. Okay? And yan po, hindi po nagkamaling aking slide, no? Baka po may mathematician dito na nag-compute, Coach Mar, 7% ng 2,140 pesos lang. Hindi po, no, kasi meron po tayong formula, no? So yung amount of load divide by 20% times 7%, yan po yung ating income. So napakalaki po ng income na yan. So sa aming mga bangko nga po, mga bankero po, no, 700 divide by 2,000, 35% po yan. Hindi po siya 7%. Yan po yung tingin ko dyan. Alright? Yan po. And siyempre po, again, pakita ko po sa inyo yung magnitudes po niyan. No? Ito pong 7% natin, kasi baka makikita nyo po 700 lang. No? Let's say po, no, meron lang kayong 20 riders, no, to start your business, meron kayong 20 riders. And let's say po, yung mga rider nyo po nakakuha ng 10 na deliveries or booking per day. No? And halimbawa po, 150 pesos lang po yung delivery fee na nakukuha nila per booking times 30 days of operation times 7%. Ito po yung posible nating ma-income. Ayan, no? 63,000 pesos for only 20 riders. No? So, ayan po, napakalaki po pala, no? And again, 'di ba sabi nga po natin, as an operator with one account, pwede po tayong kumuha ng 100 riders, right? So, sa mga negatibo nag-iisip, Coach Mar, parang mahirap, no? Mahirap kumuha ng 20 riders as of now kasi baka marami na kayong operator. So, let's say po, sabihin na natin, gawin natin 10 riders lang po, no? So, magkano po yung 50% ng 63,000, no, 31,500, no, extra income, no, kung meron kang business or meron ka pang sariling employment, no, 31,000 a month, masama pa po ba? O sige, ayaw mo na 31,000, kalatiin mo pa yung 10, gawin mo 5 lang. No, yung 31,000, no, divide by 2 uli, no, 15,000, masama pa rin po ba yung extra 15,000, no, a month? No, so hindi po, no, napakalaki po talaga ng potential nitong negosyong to. Right? And siyempre po, hindi naman po kayo mahihirapan gawin po yung pag-hire kasi po dito po sa ating negosyo, no, meron pa po kaming mga other trainings po aside from this business presentation, right? Yan po ituturo po namin sa inyo, pero ito po maganda, libre po 'yan, all right?
Yan, siyempre po, napakita po natin yung pagiging rider naman po, 80% ang income ng ating mga riders po dyan. So bakit, no? Baka may nagtatanong, Coach Mark, ako namuna ng 17,888 ah, 3% and 7% lang ako potential, but yung rider ko, 80%, no? Ma'am, sir, kasi po ganito po, yung ating mga rider po, sila yung naiinitan, sila yung pipila, sila yung maghihintay, unang-una po sa kanila po yung sasakyan. No? So kaya po mas malaki po yung kanilang income, no? And yan po, yan po yung sistema, no, na hindi lang naman po tayo nag-a-adapt niyan, yung ibang mga delivery service ganyan din po yung kita nila. So 80% po ang rider's income po, no, per every booking na nakukuha nila. Okay? So paano po mag-hire ng rider? Okay? So dun sa ating TokTok operators portal po, may tinatawag po tayong riders application link and drivers application link. Ito naman po ay matututunan nyo po, no, once you attend po yung ating technical trainings, no? And syempre po, no, dun sa riders application link, bibigay nyo po yan or share nyo po dun sa nag-apply sa inyong rider, no? Papasukin lang po nila yan, magre-register po sila. And online na rin po, no, magsasubmit sila ng mga requirements na to. Okay? So, ang requirements po ng mga riders po natin, kailangan po professional drivers ang license po nila, hindi pwedeng non-pro, no? Kasi po, no, LTO rule po 'yan, hindi po 'yan rule ng ating company, okay? So yung ORCR ng motor, dapat po nilang ipasa rin po 'yan. And ang tanong, no, Coach Mark, kung hindi po pag-aari nung rider, pwede rin po ba silang mag-apply sa akin, no? As long as may written authorization po, no, coming from the registered owner, pwede po mag-apply inyong rider. Okay? And siyempre po, latest NBI clearance. Alright? Yan. And magkano po ba yung posibleng kitain ng ating mga rider? No? Depende po ito, no, sa sipag po nila. Sila po ay pwedeng kumita po ng 1,500 per day. Okay? So not bad, no? 1,500 per day. But again, this is not guaranteed po, no? Depende po ito sa sipag po, no, ng ating mga riders po. Alright? Ayan. Okay? So ang bonus po natin, no, now accepting ano po tayo, no, tricycle riders po. Ito po, no, dito po 'yan sa mga lugar, no, outside Metro Manila, no. So 'yan po, ang rule lang po dito, unang-una 'yung mga tricycle riders po niyan pag nagtotok-tok po sila, dapat po walang mga pasahero po, no. Yung kargamento lang po 'yung dala nila. And kung sa mga lugar naman po na bawal sila, no, ang masusunod po 'yung local ordinances po. Okay? Pero yan po, maganda na po yan kasi po sa mga probinsya natin, pwede natin i-accept yung ating mga tricycle riders po. Okay? And syempre po, no, another good news po yung TokTok natin, goes four wheels. So, ito yung nilaunch po noong July 26, 2021. No? So, napakabago lang po. So, as of now po, ito po yung mga tinatanggap nating sasakyan. Ang age requirement po, no, not older than 8 years yung sasakyan po. No? So, sedan, no, maximum capacity niyan 200 kilograms, yung mga MPVs na 300 kilograms capacity, yung mga MPV or yung mga SUV po natin 600 kilogram capacity, yung van, yung small truck and yung mga large truck po natin, yan po yung mga sasakyan na four wheels na tinatanggap po natin under po dito sa ating TokTok delivery service. Okay, ang requirements lang naman po, own vehicles, no, again professional driver's license, NBI clearance, drug test, pero ito pong drug test, ang alam ko po dito ay optional, no, for confirmation po yan. Yung ORCR ng sasakyan, 2x2 pictures, and siyempre po, no, kukunan po yung sasakyan po, no, harap, likod, and siyempre po yung tagiliran po. And siyempre po, dapat may plate number na po. No? Sa mga bagong sasakyan po na hindi pa po lumalabas yung plate number po, no, pwede naman po yung conduction sticker. Right? Yan. So again, no, July 26 po, no, na-update na yung ating sistema, available na po itong four wheels natin. And yan nga po, pag nag-book po kayo using our delivery app, no, mamimili po kayo kung anong gusto nyong i-hire na service po, no, kung two wheels, three wheels o yung ating pong four wheels po. Alright? Yan. So another good news, no, ito po yung pinakahihintay po ng lahat ng operators and riders as well. Kasi po, no, this TokTok food po, no, may clamor po dito. Kasi po, yung mga kalaban po nating mga delivery service, meron pong servisyong ganito. Eh, tayo wala pa po. No? Kaya po, ito po, meron na pong announcement yung ating company. Soon po yan, baka next month or bago po matapos yung taon, eh, meron na po tayong TokTok food. No? So, TokTok food means more deliveries po, no, para sa ating mga riders and more deliveries for riders
ibig sabihin po ano, mas malaking income sa rider. And siyempre po, pag kumita yung rider natin, ang operator po, masaya rin po, mag-i-income din po yan. Right? Yan. So, summary lang po natin yung ating business po ng TokTok. Unang-una po, no, as a franchisee, magkakaroon po kayo ng franchise ID number. No? Paano kumita? No, 3% po as a franchisee, 7% as an operator, and siyempre po yung mga riders natin kumikita ng 80%. No? And as an operator po, no, pwede rin tayo maging rider. So, franchisee, operator, and rider po in one, pwede po yan. Alright? And siyempre po, one-time payment lang naman po ito. Lifetime franchise natin. Online and home-based. Sabi nga po natin, you post, no, we deliver, you earn. No? Ganyan po kaganda yung ating negosyo. No? Sa halagang, no, 17,888 all in. And yan po, masasabi po natin, may promo lang po tayo. No? Again, a reminder po, supposed to be tataas na po itong ating franchise value this week. No, pero binigyan pa po tayo ng pagkakataon po ng may-ari po para makahabol. So 17888 hanggang Monday po yan, 3 PM. Okay? Benefits of being a TokTok operator and an online franchisee po, no. Again, yung operation po natin ay nationwide, no, Solution, Visayas at Mindanao. No, pwede rin po tayo kumuha ng mga riders and drivers natin na multiple delivery booking options po, no. Dalawa po yan simultaneously pwede po nilang i-accept. No? And siyempre po, bigger advance income para sa mga operator. Kasi nga po, like I discussed po kanina, once you tap upload, no, makukuha nyo na po kagad yung advance income po natin. Mapupunta na po kagad sa ating JC wallet. Okay? So no upgrade fee, no additional franchise fee, no additional capital investment. Okay? So ito po, no, ito pong nakikita nyo po, no, mga images po nang naganap po ng mga motorcade, no, sa iba't ibang panig po ng bansa natin, no, Luzon, Visayas at Mindanao po ito, no. This was organized po by the local riders and siyempre po yung mga local operators, no. Patunay po na talagang seryoso sila sa kanilang business po, no, na nasa kamay po nila, no. And yan po, panoorin lang po natin, no, to represent Luzon, Visayas at Mindanao yung mga naganap po ng motorcade, no. Start with Baguio po, no, to represent Luzon. Ay 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 udayam galayaman ugayam galayaman. Yan, ito naman po sa Mindanao. Ito po yung nangyari sa Surigao. Ayan. Siyempre po, hindi magpapahuli ang ating mga kaibigan po, no, sa Visayas po, no. So, Cebu po ito. Dito po sa Cebu nangyari. Yes, naanagyot sa Cebu ang TokTok manuktok na sa inyong mga panimalay. We are so happy to announce nga managanagyot sa Cebu ang TokTok. So we will be helping all Filipinos. We will be supporting so all businesses in Cebu. So Luzon, Visayas, Mindanao na po yung ating operations. Alright? So another feature po ng ating TokTok Pabili Service po. No? Tignan po natin to. No? I think wala po to dun sa ibang delivery courier delivery service po, no. So we partnered po with SM po, no. SM early this year, no. So sinasabi nga po natin ito po yung pinakamalaking partnership ng taon. And ang nakakatuwa pa po dito, no, tayo being the newest, no, player po dun sa courier delivery service, tayo pa po yung napili ni SM po para maging kabahagi po ng kanilang pabili service po, no. Again, as of now po, no, more than 20 SM super malls po ang kasama dito sa ating pabili service. Okay? And yan po, hindi pa po nag-iinit. Siyempre po, competition po to. And siyempre po, hindi magpapahuli yung ibang mga malls po, like yung Robinsons po, no. Pumasok na rin po sa atin yan doon sa ating TokTok pabili service, no. And as of now po, so selected branches po, no, nakasama na rin po yan sa pabili service po natin. Okay? And soon,
No, magkakaroon na rin po tayo sa probinsya, no, sa Cagayan, Cagayan de Oro, Iligan, Butuan, Camiguin, Valencia, Malaybalay po, no. Ito naman po under sa Gaysano City Mall. So, soon magkakaroon na rin po 'yan. Right? So, meron pa pong feature yung ating TokTok Pabili Service, no, yung TokTok delivery app natin. I'm sorry. Yan po yung What's Near Me. Okay? So, yung mga clients po natin, yung mga pinagsiraan nyo po ng inyong delivery link or pinagsiraan nyo ng inyong referral code, no. Once may pabibili po sila, no, let's say po hating gabi, no, let's say po gusto nila magpabili ng gamot, no, and walang mautusan, sila lang po sa bahay, pwede po nilang engage itong ating What's Near Me, wherein lahat po ng establishments within 3 kilometers to 5 kilometers, no, extendable naman po yan to 7 kilometers, no, pag wala po dun sa area within 5 kilometers, alright? So, basta registered po sa Google, no, makakapture po ng sistema po natin yan. And then say po, yung example natin, no, kailangan na pong magpabili sa pharmacy po, no. Ang gagawin niya lang po, i-select niya po yung pinaka-pharmacist nearest dun sa user. And yan po, no, pwede po nilang instruct yung ating mga rider po para bumili ng items para sa kanila po, no. Through yung ating COD po, no. As of now po, 2,000 pesos po yung maximum amount na pwedeng abonohan po nung ating mga riders po, no. So na yan, napaka-convenient po yan para sa ating mga customers actually, mo. So bakery, cafe, convenience stores, hardware store, pharmacy, restaurant and supermarkets, pwede po nilang engage yan sa sistema po natin and magpabili po dun sa ating mga riders. Right? Ayan. So, yan po. No, that ends po yung ating TokTok delivery presentation po. And like I said, no, all in. Kasi po, meron pa pong ibang mga businesses na mapapaisin nyo. Ito po yung tinatawag natin mga bonuses. No? Again, no, number one po dun sa bonus na makukuha po natin. Ito po, magkakaroon po tayo ng TokTok Mall. Alright? Itong TokTok Mall po, no, parang joke, no? Pero hindi po siya joke, no? Serious business po to, no? TokTok Mall is a hassle-free shopping, no? Wherein, no, ito po yung kapareho ng Lazada, nung Shopee, no, kung nasa ibang bansa ka naman po, ito yung kapareho ng Amazon, no? So magkakaroon po kayo ng virtual mall na tinatawag po natin. Bibigyan po namin kayo ng delivery ng link, no, TokTok Mall link, no. Ito po yung https://toktokmall.ph/ inyong franchise ID number. Okay? So ang maganda po dito, ito po yung garantiya natin, no. The only thing na guaranteed po natin dito sa negosyo po natin, yung mga online sellers as well as yung mga products po, no, narito sa ating TokTok Mall ay legit, no, 100% guarantee po na hindi po sila fake, no, kasi po sinasala po ito ng mga husay ng ating mga quality controller po, siyempre, no, bago po sila makapagpasok ng mga items niya sa ating TokTok Mall. Okay? And lahat po ng items po, no, nabibilin po ng ating mga customers po, ng ating mga kaibigan using our TokTok Mall po, no, magkakaroon po tayo ng as much as 3.5%, no, once meron po silang binili po dyan. Okay? Yan po. So, bisitahin lang po natin ano po ba itong TokTok Mall, no, para ma-appreciate lang po natin itong ganda ng ating virtual store po, no, under TokTok Mall. So, click ko lang po yung aking link. Ayan. Ayan. So nakikita nyo po yung aking TokTok Mall, no? Pansinin nyo po yung pangalan po, no, sa upper left portion po ng inyong screen, no? Welcome to Marcelino Cristobal Shop Link. Kasi po yung aking shop link yung clinic ko, no? So dito po, ayan po, no, yung mga customers po natin, yung mga kaibigan natin, wherein sinare nyo po yung inyong link, pwede na po silang mamili, no. Ano po yung mabibili po dyan, no? Appliances, automotive and accessories, beverages, no, cosmetics, electronics and accessories, fashion, food, school and office supplies, groceries, hardware, no. So napakarami po, no, wherein, no, may mga produkto kang pwedeng ibenta na wala ka naman dyan, no, na kailangang i-stock sa inyong mga bahay. Alright? So yan po, na-share ko lang po yung ating TokTok Mall po. Alright? So alam naman po natin, no, pag tayo mismo nagpagawa nito, baka hindi lang po 17,888, di ba? Ayan. So, okay?
So yan po, no, meron po kayong TokTok Mall, number one bonus natin. And siyempre po, ang susunod po na bonus natin, no, magkakaroon din po kayo ng health and wellness na business po, no. Ito naman po ay under JC, wherein bibigyan din po namin kayo ng virtual store. Ito po yung www.jcshop.ph / inyong franchise ID number. Okay? So dito po, yung mga items po natin ay high quality. No, masasabi nga po natin, no, ito pang mga products po natin ay imported po. Actually, no, yung mga ingredients po niya nang gagaling sa iba't ibang panig po ng mundo, no. Yung ating mga products like yung ating barley juice po, no, ito po ay nanggaling sa New Zealand. Yung mga coffee po natin ang galing po yan sa Vietnam. Yung mga beauty products po natin, no, Korea and Japan. And yung ating Omnipit na pampapahayat po, no, ito po yung nanggaling naman po sa Iceland. So masasabi po natin hindi po pipitsugin yung ating mga products, no. And siyempre po na napakamura po yung halaga. Okay? So aside from that, no, ito po yung mga sample products po natin, no, na napaka-saleable, yung vitamin C po, no. Ito po ay pinopromote naman po ni Marian Rivera po, no. Ito yung Calbit C po natin. Napaka benta po niya, no. So meron po tayong K-pads. Ito po yung sanitary napkins po para sa mga kababaihan. Ito po ay meron pong health benefits, no. In fact, ito po ay na-feature po doon sa programa po ni Jessica Soho, no. Yan po, meron po tayong barley juice, meron po tayong pampaputi, no, yung GlutaFit, no. Meron po tayong Kojic soap, no, yung Omni White. So napakaraming pong produkto po, no, under po dito sa ating JC Shop. Alright? And lahat naman po nitong products na to, once you join, no, meron po mga separate trainings for this po. And as well as yung mga Facebook page po natin, no, lahat po yan dinidiscuss yung mga products po natin. Alright? Ayan po. So yung mga pandemic essential products, magkakaroon din po kayo ng shop links po para sa ating Ninja Ion and yung Copper UV Battle po natin. Magkakaroon din po tayo ng shop links para doon sa copper mask natin, no. Ito pong copper mask, no, highly regarded po to, hindi lang po to pagiging passionista, no, pero yung protection po na binibigay po sa ating katawan nito, no. Sa mga clinical laboratory tests nga po, no, 99.99%, no, yung filtration test na ginawa po ng mga accredited, no, na mga kumpanya po natin na respected din po sa mundo, no, 99.99% hindi po nakakapasok ang anumang viruses or bacteria dito sa ating copper mask, right? So hindi lang po tayo passionista, tayo po ay protektado pa, no. So part po yan ng ating negosyo, mayroon din po tayong shopping para dyan. Okay, and ito pa po, no, meron din po tayong mga food products na magiging kabahagi po ng inyong negosyo. And again, no, pwede po itong gawing online, may shop link din po kayo para dyan, no. Part po dyan yung mga box, kung ito po ay ipa-franchise nyo, ito po ay nagkakahalaga ng 288,888. Pero here, no, kasama na po ito, nakabundle po ito sa 17,888 nyo. Okay, so product ng mga box, nandyan po yung ating mga manok, nandyan po yung liempo, yung mga butchiron, no, and other products po na under ng mambox, right? Siyempre po, meron din po tayong Boy Bondat, no. Itong si Boy Bondat naman po, no, supposed to be po, ito po ay ipapa-franchise halagang 3.5 million, no. Kasi po itong Boy Bondat, ito po ay supposed to be, no, before pandemic, ang plano po dito maging parang Jollibee or McDonald's, no. So soon after ng pandemic po, no, makikita po natin yung mga stores po natin for Boy Bondat ay magsusulputan po yan. Ang maganda po dito na magiging kapahagi po yan ng ating negosyo sa lagang 17888, no. And ang mga products po nito, no, since ito po ay Filipino favorites, no, nandiyan po yung sisig, nandiyan yung kare-kare, pares, and siyempre po yung essential natin na goto. Yan. May shoplink din po kayo para po rito. And as a promise po, no, kanina, no, 5 out of the 6 food concept po, no, under JC Worldwide, kabahagi rin nitong ating negosyo po. So nandiyan yung Shomai King, Chop of the King, Burger Factory, Noodle House, and siyempre po yung ating Potato King, nandiyan din po siya. Alright? So meron kayong shoplinks para po dito. Ito po yung https://shomaiking.ph/order now/ inyong franchise ID number po, no? So again, no, virtual store po ito, magkakaroon po kay lahat po yan ng products na yan. Ang gagawin lang naman po ng inyong mga customers, mga kaibigan nyo po na gagamit ng inyong shoplinks,
add to cart lang po sila, and siyempre po pag okay na po sila sa binili nila, check out, and the usual no payment procedures po, no. And yan po, once may na mga bumili po dun sa ating mga shop links, no, ang tanong siyempre ng karamihan po sa atin, Coach Mar, paano ko malalaman kung may umorder or bumili doon sa aking mga shop links, no? So ginawa na po ng sistema ng ating company po yan, kasi po, no, every time po na may o-order po doon sa inyong mga shop links, makaka-receive po kayo ng email and SMS notification para po dito sa atin sa Pilipinas po, no. Ako po, ito po actual, no, nag-message po sa akin si JC, sabi niya po, no, hello, you have a new order on your Show My King shop links, no. Ito po yung code ko dun sa akin shop links, no. Ang sasabihin niya pa po kung sino yung bumili, no, and kung magkano po yung binili, no. So ano ibig sabihin po nito, no, nambo-monitor natin, as well as, no, pwede po nating pasalamatan yung ating mga kaibigan at mga kilig po ng shop links natin. And syempre alam naman tayo mga Pilipino, no, one stop na gratify po tayo, eh siyempre po magiging suki na po natin yan, no. Yan po sa aking shop links para po dun sa aking copper mask, no, may bumili rin po halagang 1,520, right? And dun sa aking Show My King shop links ulit, no, may bumili halagang 1,844, no. So napakaganda po ng sistema natin, hindi po kayo maliligaw. And, no, mind you, all of this notification po, no, lahat po ng transaction natin dito ay recorded sa ating virtual office, na later po papaliwanag ko rin po sa inyo. Magkakaroon din po kayo niyan. Okay? So dito po sa mga shop links po natin, no, kumikita po tayo a certain percentage of the sale po, no, doon sa mga Show My King products po natin, as well as doon sa mga box and boy bond, that, no, we can earn as much as 10 to 15% doon sa total value po, no, na binili po ng ating mga customers po, no. Sa Ninja Ion and Copper Mask naman po, 20% po yung ating income. Doon sa JC products naman po, no, 20 to 70% po yung ating income po diyan. Okay? So, yan po. Online na po yung ating ordering system po, no. And lahat po ng mga serviceable areas na to, no, lahat po ito ay na sisirbisyo na po ng ating online system po, no. Let's say po umorder po yung ating customer, nasa Pangasinan po sila, no. Dati po manggagaling pa po yan sa head office, pero ngayon po, no, yung head office, since centralized na po yung ordering system natin, ibabato po yung order ng taga Pangasinan sa nearest food hub na tinatawag po natin. And siyempre po, because of that po, no, bumibilis po yung transaction po natin. Alright? And sa lahat naman po ng areas na wala pa po o hindi pa serviceable ng ating online system, may tinatawag po tayong food hub, wherein ito po mga distributor po natin, ito po mga business partner po natin, once nagpunta po sila dyan, no, sila po ay makakabili at discounted price, same as yung online na bili po natin as a distributor. Right? Yan. Again, ito pong business natin, no, primarily po online natin ginagawa, no. And siyempre po, no, wala naman po nagbabawal sa atin na gawin tong offline. Ibig sabihin po, ito yung traditional selling natin, wherein, no, kukuha tayo ng stock sa office, no, iimbak natin sa bahay natin. And siyempre po, no, ibebenta po natin sa mga kapitbahay, sa kakilala, sa kaopisina, no. Ito po ginagawa ko po yan, no, kahit ako po ay nasa sa bangko pa po, no. So yan po, Saturday, Sunday po dinideliver ko po yan, or dito po sa bahay pag may umo-order po, binibigay ko po. Ang maganda dito, immediate po yung gratification, no. Bakit, no? Kasi po once bumili sila, no, SRP siyempre ang bentahan natin, yung income, no, na supposed to be makikredit pa doon sa aking JC wallet, hindi ko na kailangang hintayin kasi nasa akin na. Okay? So ang bawal lang po dito, since tayo ay online franchisee, ang bawal lang po sa atin ay gumawa ng isang food cart that resembles po yung ating existing mga food cart, kasi po iba po yung presyo po niyan. 'Di ba? Like I said po, isa po diyan is 288,888, no. Pero kayo ay may lamesa lang po sa inyong mga bakuran, no. Pwede po kayo magbenta ng siomay, pwede po kayo magbenta ng siopaw, no. Lahat po 'yan pwede niyo ibenta, basta wag lang pong physical store po talaga ang gawin po natin. Okay? Ayan. Ayan. And siyempre po, summarize lang po natin. Ito pong package nyo, meron po kayong TokTok, meron po kayong TokTok Mall, meron po kayong mga food products like Show My King, Boy Bondat, Mang Box, Potato King, Copper Mask, Ninja Ion, Noodle House, Burger Factory, and seto yung ating JC products po, no. Eh, banggitin ko lang po yung food po natin. Ito po ay
frozen food, no, no, to siyempre po to extend yung shelf lives po natin. At siyempre alam naman po natin delikado pa po yung handling ng mga products po natin, yung mga pagkain na napupunta po sa ating mga hapagkainan, no. Kaya po yung frozen food po siya, right? Yan. And again, yan, ang price po natin, 7,888, and yan po, limited only. And ito po, no, hindi po siguro tayo magkukulang sa paalala na ito po ay magtataas na po soon. No, baka po, next week po, after nitong promo na to, baka hindi na po siya 17,888. No, so, samantalay na po natin sa lahat po ng ating mga participants po. Okay? So, what are the next step? No, kung nagustuhan nyo po yung negosyo, kung ito po is, palagay nyo ay kaya nyong gawin, no, na alam ko naman po napakadaling gawin po, no, kasi po hindi niyo po gagawin mag-isa. Kami po yung mga coaches and sponsors niyo po, gagabayan po kayo niyan, no. So mag-join po kayo, so pwede po tayo magbayad, no, through our BDO account or yung ating GCash po, no, or siyempre po, no, pwede naman po sa mga remittance partners po natin. But if I were you, no, kung kakilala mo naman po yung inyong sponsor, might as well padaanin nyo po sa kanila. Sila na po yung mag-aasikaso, sila na po yung pupunta sa office para po kumuha ng inyong franchise ID number and mag-register po sa inyo sa aming sistema. Okay? So less hassle po yan. So number two naman po yung processing. Ano po yung kailangan natin sa inyo? Full name, address, mobile number, email address, and siyempre po, copy of your valid ID. Eh, siyempre po, yung ibang grupo, humingi po yan ng picture para po dun sa mga welcome poster po nila sa different groups po dito within our group. Okay? So yan po. Release of package. As of now po, meron po kayong freebies, no, worth 2,000 po yan. Ibibigay po sa inyo ng inyong mga sponsor po yan, no, kung paano i-arrange nyo po yan sa kanila. No, download the app and siyempre po, save your shop links. Okay? So ito po, no, once you join, magkakaroon pa po kayo ng isang sistema po. Ito yung tinatawag nating JC Premier Application. Ito po yung nabanggit ko sa inyong virtual office nyo, no? So, yan po, kung kayo may papagawa po niyan, ang halaga po niyan is 99,500, but here, no, hindi po niyo kailangan magbayad niyan, libre po niyo nakukuha. So, ito po ay virtual office, ibig sabihin po, lahat ng transaction niyo online ay dito po naka-record. Kaya hindi nyo na po kailangan mag-record, no? Personally, hindi nyo na kailangan mag-hire ng bookkeeper or accountant nyo. Dito po yan, lahat naka-record po siya. Okay? And yung binabanggit ko po JC Wallet kanina, wherein dun nyo po makikita ang summary ng inyong income for the week, no? Narito po yan, no, sa sistema rin na to, no? Under po yan sa JC Premier Application. Ito po yung JC Wallet. And ito po yung sample ng JC Wallet, no, na kinita po natin, no, November 17, November 29, and ito po yung na December 1 po. No? So weekly po, nag-a-update po yung ating sistema. Okay? So kami po, ang work week po namin is Tuesday to Monday. Ngayon po ay Tuesday. No? Kung mansinin nyo mamaya, pag-open po ng camera ng ating mga coaches, lahat po yan nakangiti. Kasi lahat po yan ay na-credit na po yung income nila today. No? Ayan. So every Tuesday po yan, ito po yung ating parang bonus day every week. Alright? Yan po. Okay? So patapos po yan, libre rin po natin nakukuha yung ating mga shop links, yung ating mga application, yung delivery app, yung riders app, yung ating operators portal. And syempre po, hindi nyo na kailangang magbayad po ng mga server maintenance kasi po, yung company na po ang nag-aasikaso ng lahat na yan. Okay, marketing, hindi nyo ka rin kayo mahihirapan, no? Again, since this is an online business po, no, na kailangan po nating i-promote sa ating mga social media account. Yung mga marketing materials po na pinopost namin sa aming mga social media account ay nanggagaling po, no, sa isang source po. Actually, dalawa yung source po natin. Yung ating FB group po, no, meron tayong online franchising group, no, meron din po tayo dun sa Viber natin, yung Viber marketing group, wherein lahat po ng mga marketing materials, isa-save nyo na lang po sa phone nyo, pati yung mga caption minsan po, nandiyan na rin po, no? Copy nyo lang po, paste nyo po sa inyong mga wall, and yan po, ready na po nyo i-promote yung ating negosyo. So dito po talagang hindi kayo mahihirapan. Sabi nga po natin, halos spoon feeding na po dito sa ating negosyo. Okay? Ayan. And syempre po, no, ito po yung mga sample post ko. No? Nag-hire po ako ng rider. Ito po, pinopromote ko yung ating mang box, yung ating copper mask. Lahat po yan ay nanggaling po dun sa ating mga group, no, marketing groups. And yung po, yung iba po, kinokopya ko rin po sa mga other coaches,
No? So dito po sa business natin, no, nung nag-aaral tayo, bawal kumopya, no? Pag nakita ka ng teacher mo, malamang labas ka sa room. Dito po, no, ang gustong-gusto po namin yung kumokopya kasi po yung mga kumokopya dito, no, sila po yung kumikita po talaga ng malaki. Right? So hindi po bawal, no. So pag may nakita kayong post ng mga coaches nyo, kahit na hindi po kayo magpaalam, kopyahin nyo na po kagad. Alright? Yan. And siyempre po, no, ito po, commissions. No, nabanggit ko kanina, bakit po? Sabi ko nga, 13-in-1, hindi pala 12-in-1. Kasi po, may isa pang pong way para kumita po kayo dito. This is through repairing your friends, your family po, your relatives dito sa ating negosyo po. No? And minsan nga po, kahit ayaw nyong gawin, no, sila mismo yung kusang lalapit sa inyo. Since ito pong business natin na ipinopromote natin online, hindi po mawawala yung mga kaibigan po natin, dating ka-opisina, yung mga kamag-anak natin abroad, kamag-anak natin sa probinsya, malamang po magtanong sa inyo yan, no? So ano ang itatanong? Let's say, Lian, mukhang asinsado ka, nakikita ko. Yung negosyo mo, laging nakapromote sa iyong FB account, no? Paano ba yan? Paano ba ginagawa yan? Alright? So yan, once kayo ay bago lang po, no, hindi niyo naman po obligasyon na ipaliwanag yung negosyo natin. Ang gagawin lang po natin ay pasahan lang po sila ng link na kagaya po nito or yung mga coaches nyo po, no, sabihin po natin, eto pong si tita ko, eh, gusto magpa-explain ng negosyo natin, baka pwede ka. No? So yan po, pwede po namin gawin yan online and offline po. Right? And yan po, once they join, no, kayo po ay makakuha ng referral income worth 5,000 pesos po. No, for every person po na madadala nyo dito sa ating negosyo. So imagine kung maka-apat ka, no? Let's say in a month or 2 months after na mag-join ka, no, kumita ka na ng 20,000 para na natin sinabi na libre na yung negosyo mo kasi binayad mo lang 17,888, di ba? And siyempre po, dito po sa negosyo natin, no, since tayo po ay legal, meron po tayong withholding tax. So dito po, makakakita po, ang magiging net income nyo is 4,500 po, no? So not bad pa rin po, no? Maka-apat ka lang, meron ka ng 18,000. Okay? Ang maganda po dito, no? Dito po sa referral income po natin or referral incentive po natin, hindi po limited to sa 10, 20, kahit ilan po imasama nyo po dito sa business natin. The more the merrier po kasi po malaki rin po yung inyong magiging income, referral income po dito. No? So hindi ko naman po ipagmamayabang, nung first month ko po dito sa negosyo po natin, no, 40. No, 40 po ng mga kaibigan ko po nasama ko dito. Imagine how much po yan. Okay? So, dito po, napakaganda po talaga ng negosyo natin. Napakaraming ways to earn. And masasabi nga po natin dito sa negosyo po natin, no? Bato-bato sa langit, tamaan po sa pool. Pag hindi ka kumita dito, no, ang tawag po sa inyo, isa lang, no, tamad. Tamad po ang hindi kumita dito kasi po sa napakaraming nilatag kong ways to earn. No? And lastly po, no, dito sa business po natin, we have to stay connected. Kanino? No, sa mga coaches po natin, sa mga mentors po natin na nauna sa atin. Kasi nga po, sila po yung nakaranas na po ng ibang pagkakamali na ginawa po nila. So as a coach, no, hindi mo naman pwedeng ipasa yung pagkakamali, no? Siyempre, tuturo mo yung pag-asenso na lang po, yung mga tama na, no? Kami po, no, lumalapit kami sa mga grand mentors natin, Coach Bal, Coach Edwin, Coach Mike. And yung mga natututunan naman po namin, no, binababa po namin yan sa mga members po natin, sa mga business partners natin, especially po dun sa mga bago na hindi pa alam kung paano patakbuhin itong negosyo natin. Patunay po niyan, no, despite of pandemic, ako po, si Coach Mike, si Coach Dom, si Coach Lolong, nandyan po si Coach Joyce, si Coach Christine na nasa Dubai, no, talaga po naman na ginagawa po itong negosyo, itong pagpapaliwanag natin ng negosyo, yung pagme-mentor po sa kanila mga members po offline, nakita niyo naman po siya, right? And siyempre po, no, pag-usapan lang po natin saglit yung ROI. Sabi ko nga po sa inyo, pag hindi ka kumita dito, ang tawag po sa iyo tamad, no? Ito po, ROI po ng tamad. Kasi po, ito, tingnan nyo po, napaka-conservative po yung nilagay natin, no? So, let's say po, nabanggit ko yung referral income, no? 4-5 per every person na makukuha nyo. So, let's say once a month, no? Once a month, may nakukuha ka na isang kaibigan, no? Isang kakilala at sinasama mo po dito sa business natin. So, meron kang, in a year, meron kang 12 na business partners na kasama, no? Times 4-5, kumita ka ng 54,000. No? Stop na tayo kasi ROI na tayo. Pero hindi po,
pagandahin lang po natin yung kartada natin. Sabi nga natin, copper mask, no? Napaka-saleable po, no? Kumikita po tayo ng 76 pesos dito per box. Right? Kung sa isang araw nakapagbebenta ka ng isa lang, no? In a year, meron kang nabenta na 365 pieces of copper mask. Times 76 pesos, kumita ka ng 27,740. No, not bad. No? Ako po, nung kasagsagan po ng kalakasan ng copper mask natin, 100 copper mask po in a week ang kaya ko pong ibenta. So na, ganyan po kasi available yung ating product na yan. And especially ngayon, magpapasko po. No? Ang napakaganda pong gift item po ng copper mask natin. Kaya sigurado po ako, kikita po kayo dito sa copper mask natin. Yung Ninja Ion natin, ito po yung personalized air purifier po natin. No? Kumikita po tayo ng 500 dyan per box or per piece. No? Kung let's say once a month, no, nagbebenta ka lang ng isang piraso, no, in a year meron kang 12 na nabenta times 500, kumita ka ng 6,000. Yung Calbitsi natin, no, napaka-in-demand. Ang kita po natin diyan sa isang box of 100 tablets po or capsule, no, 119 pesos, no. Let's say po in a week, no, once a week ka lang nagbebenta po ng isang box ng Calbitsi. So in a month meron kang 4 na nabenta times 12 po 'yan, no, 48 boxes po ang nabenta nyo in a year. Times 119, kumita ka po ng 5,712. No? Yung copper UV bottle natin, no, kumikita po tayo ng 560 pesos per copper UV bottle. Kung once a month ka lang nagbebenta, times 12 po yan in a year, no, 6,720 yung kinita mo. Yung Kojic soap, no? Ito nga po, minimerienda to ng anak ko, eh, yung Kojic soap. No? Joke lang po. Kasi ano, napakamura po. Ang kita po natin diyan is 19 pesos, no, per soap po, no, per bar, no. So let's say po every 3 days nagbebenta ka ng isa, no. So in a month nakabenta ka ng 10. All right? So 10 times in a month, sa isang taon 120 pieces po yan times 19 pesos, kumita ka ng 2,280. Okay? So doing this business, hindi pa po kasama yung TokTok diyan, kumita ka na all in a year 102,452. Magkano yung puhunan mo? 17,888. Tanong, nabawi mo ba yung puhunan mo? Pero ito po, no? Pag ginawa mo itong negosyo, mababawi at mababawi mo talaga. Okay? So pag wala kang ginawa, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang sumali kasi kawawa ka. Kawawa ka, kawawa rin yung coach mo or yung sponsor mo kasi malamang masisi mo. Again, ito po ay legitimate business. Hindi po ito scam na maglalagay ka ng pera dito at masa ka, nakikita ka. Hindi po. Kami po ay nagtatrabaho. Pero maganda po dito, habang nagtatrabaho po kami, napakasaya po namin. Kasi while doing this business po, alam po namin yung matutulungan din po namin, yung nilalapitan po namin. Alright? Yan. And siyempre po, real talk tayo. No? Since nasimulan ko na po, ano po yung real talk na sinasabi ko? Yung 17888 mo, kung meron kang hawak dyan, no, baka hindi po yan makabili ng cellphone or makabili man lang ng laptop. Right? Pero itong business na nilalatag ko po sa inyo, once you build this package po, no, soon after you make this business po, your own business po, no, baka hindi lang po isang cellphone, hindi lang isang laptop ang mabili mo soon, no, pag ginawa po itong business natin. Kasi po, no, tingnan niyo naman po, sa halagang 17888, no, meron kang lifetime business with the following concept po, yung Showmaking, Shop of the King, Potato King, Noodle House, Burger Factory, Mang Box, Boy Bondat, Copper Mask, Ninja Ion, Air Purifier po yan, Copper UV Battles, Health, Beauty, and Wellness Products, TokTok Delivery Service, and meron ka pang TokTok Online Mall. And meron pa isa, no, pwede ka pang mag-repair para kumita ka at makakuha ka ng referral income. Alright? So saan ka pa? Sa halagang 17888 mo, meron ka pa bang makikitang business na ganito kaganda? Okay? And lastly po, no, before I end, no, gawa na po yung negosyo. No, ready na po yung may-ari, handang-handa na po yung ating mga konsepto, yung ating sistema, yung ating produkto, handang-handa na. Ang tanong, ikaw ba handa na? Pero kung handa ka na, malamang ikaw na lang ang kulang dito. Kaya join us, no, and experience po yung aming pagpapasalamat po dito sa ating negosyo na nakuha po namin. No? So yan po, this is an invitation. Again, sabi nyo ni Coach Mike, at the end of this presentation po, we have to decide whether this business po is for you. No? So kung feel mo,
no, na ikaw ay talagang para dito sa negosyong to, no? Talk to the sponsor, no, yung mga tao po na naghaya po sa iyo or nag-invite sa iyo dito sa ating business. And yan po, tulungan po namin kayo on paano po pagandahin po yung negosyo nyo. Alright? So again, this is Coach Mar. No, maraming salamat po sa pag-antabay po at pagpapanonood po ng ating webinar. Maraming salamat po. Magandang buhay po. Yun, thank you, Coach Mar. Napakaliwanag at napakagandang negosyo po ang ipinakita sa atin ngayong gabi. Kaya ang tanong na lang, tayo ba ay magjo-join o magpa-franchise na? Yan. Dahil wala na pong dahilan para hindi natin samantalin ang napakagandang opportunity. Napakalinaw na po, pinaliwanag na po lahat ni Coach Mar mula bakit, paano, at bakit kailangang sumali sa ganitong franchising business. Okay, open na po ang ating chat box. Kung meron kayong mga inquiry, message lang po natin. Pero Coach Mar, habang nagbabasa po sila, magandang buhay sa ating mga coaches at ating mga guests. Pwede na po kayong magsulat sa chat box para sa shout out, mga inquiry. Pero syempre, bago sa lahat po, tawag muna tayong nang mag-share kung bakit kailangan gawin ang negosyong ito. Ito po isa sa pinakamagaling nating coach. Sabi ko nga, bakit pag ginawa tong negosyong to, may napakagandang trabaho, merong kaya sa buhay. Pero bakit? Alamin po natin. Ngayon po, habang kumikita ay nag-e-enjoy din po siya. Siya po ay isang dentista, isang doktora, pero ginagawa ang negosyo. Yun po ang malalaman natin mula sa kanya. Siya na po ang magpapaliwanag, hindi ko na patatagalin. No other than Coach Arlene Rivera. Yes, thank you. Thank you so much. Ang galing po ng ating speaker for tonight. Congratulations, Coach Mar. And of course, ang ating moderator na walang iba kundi si Coach Shomart. Congratulations po sa inyong dalawa. And of course, sa ating po mga participants ngayong gabi na to. Naku, thank you po at pinaunlakan ninyo ang inyong mga kaibigan na nag-iya sa inyo dito sa webinar na ito. I'm sure po papasalamatan nyo talaga sila dahil napakaganda nitong opportunity na ibinigay po sa inyo, na ipinakita sa inyo. Ganyan din po ako dati. Nung umattend po ako ng webinar, talaga nagpasalamat po ako sa aking mga kapatid. By the way, tama po yung sabi kanina ni Coach Shawmike, ano? Ako po ay isang dentist, ako po si Arlene Rivera. Bakit nga ba ako napunta dito sa ganitong klase ng negosyo? Ako po ay isa sa naapektuhan itong pandemic na ito. Yan po ang totoo. Last year po kasi, almost 6 months ako na hindi nakapag-clinic because of sarado yung mga clinics ko. Tatlo po yung clinics kung saan ako pumupunta, Monday to Saturday po yan. Pero nang dumating po si COVID sa buhay natin, biglang sarado po ang aming mga clinic kasi po bawal po kami mag-practice. Dahil nga, napakadelikado po talaga ng aming profession. Until now, alam nyo, to be honest po, limited procedures pa rin po ang ginagawa ko sa clinic. Of course, gusto ko maging safe, diba? Ang hirap pong umuwi ng bahay na nag-aalala ka. Nakakapraning po ang COVID, diba? Kahit na po may vaccine na ako na matagal na. Kaya lang, Yun nga, mahirap mag-practice ngayon. So, nung nakita ko po itong business na to, hindi po ako talaga nagdalawang isip. Kumbaga, tinulungan po ako ng aking mga kapatid para umaumpisahan itong negosyo na to. At first, syempre, natatakot ako dahil hindi ko alam kung paano ito gagawin. Hindi ko alam kung paano ang magnegosyo. Ang alam ko lang po, yung trabaho ko bilang dentista. Kasi po, yun talaga po yung ginawa ko ever since ako ay graduate. So, nung nalaman ko kung paano siya gawin, ang nakakatuwa po, habang inaaral ko siya noon, kumikita na ako. Yun po ang pinakamagandang balita talaga. Diba? Inaaral ko pa lang kung paano gawin yung negosyo, kumikita na ako. So ano-ano yung mga ginawa ko that time? Alam nyo po, nangopya lang ako dito sa mga coaches na nandito. Tama po yung sinabi kanina ni Coach Mike. Alam nyo, dati po noon kinokopya ko pa yung ginagawa niya. Ang galing niya po kasi na mag-post sa kanyang social media. So kinokopya ko yan. Kasi sabi naman nila, dito kapag kumopya ka, ay pasado ka. So yun po ang ginawa ko. At totoo po ang nangyari. Nangopya po ako sa kanila at doon kumita talaga ako. So ano mga bagay na ginagawa ko ngayon? Alam niyo po, pag nagpupunta ako ngayon ng clinic, may dala-dala akong PPE, of course, di ba, no? May dala din po akong mga products. Kasi po, ginagawa ko ang negosyo offline
at saka po online. Ibig sabihin ng offline, ako po ay nagbebenta din. So, kumbaga may stock po ako ng pagkain dito, ako po ay nag-invest ng freezer kasi po, naglagay din po ako dito sa aming sa may gate po ng aming bahay na nagbebenta po kami ng mga frozen products. Alam niyo po ang lakas po ng income niyan kasi ang mga kapitbahay namin, ang mga kaibigan ko na gusto nila pag tumawag, andiyan na kaagad ang food, ayaw magpa-deliver online, dito po sila sa akin kumukuha. So yun po ang advantage niyan. Then, kapag ka nagpunta naman ako ng klinika, no, dala-dala ko po yung mga sabon o kaya po yung mga supplements katulad po ng vitamin C, pati na po barley. So pati na rin po yung copper mask na yan, nag-i-stock din po ako niyan. So alam na po nila na hindi lang po ako dentista, alam na po nila na entrepreneur ako. At yan po ang nakakatuwa, tapos nadagdagan pa ng delivery service. Ano? Kaya po yung mga pinapa-deliver ko na yan, yung papong delivery service ng TokTok ang ginagamit ko. Imagine, di ba, doble na yung nagiging kita ko. Kaya po, kung ako sa inyo, no, kung kayo po ay talagang naghahanap na mapapagkakitaan, ito na po talaga yung pinaka-best. Bakit? Kasi po, saan kayo makakakita ng negosyo na sa halagang 17,888 kompleto na? Hindi na po kami nag-iisip kung anong ibibenta namin. Meron na naman pong lalabas na bagong product na naman ang copper mask, di ba? Another mask na naman po siya. Pero hindi na namin yun inisip. Ang company na po ang nag-iisip niyan. So dito, kung halimbawa nag-iisip ka magkaroon ng tindahan, di ba? Araw-araw mag-iisip ka ano ba ang ibebenta ko o kaya kung meron kang restaurant, anong lulutuin ko next week, something like that. Dito po, hindi na. Kasi po lahat andiyan na. Kaya talagang ikaw po yung magsasawa. Parang maiisip mo, lahat na talaga nandito, pinoprovide po ng company yon. Pati po trainings, talaga pong binibigay po nila. At lalo na po dito sa Team Tycoon na to, very thankful ako kasi ang dami po talagang trainings na binibigay na hindi lang po talaga si negosyo nyo may apply, pati na rin po sa pangsarili ninyo. Kaya kung ako po sa inyo, huwag din nang patagalin ang pagdedesisyon ninyo na kumuha ng negosyo na to kasi po talagang totoo na may income po dito. Sabi nga kanina, at madalas kong naririnig, di ba, no? Tamad na lang po talaga ang hindi kikita dito. At kung kayo po ay nagdududa pa dito sa negosyo na to, sabi nga po, pagdudahan ninyo ang duda nyo. Dahil hindi rin po ito scam. Kasi di ba, merong iba sasabihin nila, baka scam yan dahil 17,888 lang. Pero ang sagot po namin dyan, scam po ba ang nakikita nating napakalaking billboards dyan sa EDSA? So, dun pa lang po talagang makikita natin na etong negosyo na to, totoo po siya. Marami po talaga naglalabasan dyan na scam, pero ito po, totoo. Kaya wag din na pong patagalin ng 17,888. Naku, kunin nyo na para po magkasama-sama tayo dito at i-enjoy nyo ang negosyo. Katulad po namin, kitang-kita naman sa mga mukha namin, di ba? Ang saya po namin, Tuesday kasi ngayon, di ba? So, pumasok na ulit ang income. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat at God bless po. Salamat po, Coach Doc Arlene. Magandang-magandang buhay at maraming-maraming salamat. Nakaka-inspire. Tama nga po sabi ni Coach Doc Arlene. Tamad na lang talaga ang hindi kikita dahil sa panahon ng pandemic, yung negosyo po natin, lahat ng products, services, kailangan po ng tao. Kaya wala na pong dahilan para hindi kumita sa ganitong kagandang negosyo. Kaya, okay, coaches, babasa lang tayo ng ilang mga inquiry dito. Okay, yan. May nagtatanong dito, coach. Okay, yan. Sir, pwede po bang gawin kung ang gusto ko lang po ay yung pagbebenta ng Siomai King? Okay, sa dami po kasi ng konsepto, iba-iba po ba ang price nila? Okay. Okay, kung baka po nakaligtaan nyo lang po yung paliwanag natin ng speaker po natin, isa-isahin ko po yung tanong nyo. Unang-una po, kung Siomai King lang po ang gusto nyo, okay lang po yun. Hindi po mandatory gawin ang lahat ng konsepto. Sa dami po niyan, huwag po kayong malulunod. Pwede nyo pong gawin, pwede nyo pong hindi gawin. Pero syempre, nandyan na po yan. Kung kayang gawin, gawin po natin. Doon po sa price naman po, all-in na po yung 17,888. Sa ngayon po, ulitin ko po. Ngayon po, samantalayin po natin dahil sabi ng aking bubuwit, pwede na pong ibukod-bukod ang price ng bawat konsepto. Kaya yung mga close friends nyo po dyan, i-message nyo na po. Habang all-in pa po siya, samantalahin natin dahil
after ng promo ngayong linggo na to, hindi po namin masasagot. Baka ibalik na siya sa 200,000, 58,000 o each concept na po ang mangyayari. Yun, Coach Mark, isang question lang ang meron sa akin. Baka meron po sa inyo, Coach Frank, Coach Mark, o yun ang challenge eh. Pag napakagaling ng speaker, wala kang pakitang katanungan. Ilan lang, Coach Mark, meron ba sa'yo? Yan, Coach Mike. Coach Frank, may ikaw rin ba sa'yo? Wala, Coach. Wala. Malinaw kasi yung pagkakapresent. Yan, negative din sa akin. Okay. Coach Mark, bago ko ibalik sa iyo on floor, i-announce ko muna. Tama po yung sabi ni Coach Mark kanina. Lahat po ng mga trainings at seminar dito ay free. Katunayan, after po nito ay meron po naghihintay na seminar sa kabila. Doon po sa sigurado magpapa-franchise na. I-message nyo na po yung sponsor nyo kung gusto nyo pong panoorin yung new franchise forum po of orientation. Meron po ngayon gaganapin. In few minutes, mag-i-start na rin po. Diyan nagpapatunay na talagang gagabayan po tayo ng team. Kaya sa 17888, huwag po kayong mag-alala kung bago kayo sa mundo ng entrepreneur. Lahat po yan, igagabayan po tayo. Kaya huwag na po nating hintayin na mag-retire tayo o manghina. Habang promo pa, samantalahin po natin. Coach Mar, babasa lang ako ng mga ilang shout-out yes, sa coach. Ating napakasipag na guest. Nasa si ang ating leader, siyempre si Coach Phoenix at sa kanyang mga guest. Magandang-magandang buhay po. At siyempre po, kay Ma'am Ice Melanie Dayate, magandang buhay din po. At kay, siyempre po, kay Coach Narcy from Cavite, magandang-magandang buhay din po. At sa, sino pa ba to? Sir Lindon Flores, magandang buhay po at welcome din po sa team. Coach Mar, back to you! Yan, so again, magandang-magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming-maraming salamat po sa pag-attend sa ating webinar. Kay Coach Doc Arlene sa pag-share ng kanyang experience dito sa ating negosyo. Kala Coach Frank, Coach Mylex, Ma'am Marilyn, no, na nasa Brunei. Si Ma'am Remy, no, kailangan makauwi na si Ate Remy dito, no, and kakain tayo ng bulalo sa Tagaytay. Sila Ma'am Grace, maraming-maraming salamat. Si Coach Eddie, no, na I think nasa Dubai ngayon. Kanina nakita ko rin sila Ma'am Evelyn, no? Si Coach Mylex, siyempre laging nandiyan, sila Coach Willie. So lahat po ng coaches na narito, and siyempre po sa lahat ng participants po natin, no? Bigyan ko lang po kayo, iwanan ko lang po kayo ng isang something to think about po, no? Sabi po nga natin, you know, in the three C's of life, no? No, the three C's, yung choices, chances, and changes po, no? So sabi dito, no, you must make the choice to take the chance if you want anything in life to change, no? And that po sa lahat po ng kaibigan ni Coach Mike, lagi niya pong sinasabi yan, walang mababago pag walang ginawang bago. Pero start with this chance na binigay po namin sa inyo. This is an opportunity po, no, para kayo po ay mag-decide. And ayan po, choice nyo po yan para po mabago po ang ating buhay. And with that, maraming salamat po sa lahat. Again, no, welcome to the good life. And siyempre po, no, balikan po natin yung ating mga sponsors po, no, para matulungan na po kayo to join this business po, no. So mahaba po yung gabi, no, meron pa po kaming trainings, no, patunay po na lahat po kayo na mga bago po rito ay alalayan po namin kayo para po gawin or paano gawin ito yung ating negosyo. Yan po, maraming salamat po sa lahat. Magandang gabi and God bless po. Thank you po, Coach Mar. Coach Frank, maraming salamat. Salamat.